sa iyo pong mga salita at muli pong madaragdagan na naman ang aming mga karunungan at kaalaman at gayon din po ng mga kalakasan pang espiritual. Sinasama po namin na patumayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang lubusan po naming maunawaan ang mga turo na iyong ipagkakaloob po sa amin na bawang kailangan ng bawat isa po sa amin upang lalo pa po kaming makasulong sa aming mga gampanin habang kami po ay nag-aantay sa pagbabalik po ng aming Panginoong Hesus. At habang kami po ay napapaharap sa mga espiritual na mga pakikipagbaka, ay kailangan po namin ang mga suportang salita ng Diyos na magbibigay po ng ayuda sa aming pong mga kaluluwa. Nawa sa aming pong pag-aaralan pong gaganapin ito ay patuloy na maunawaan namin at makatulong na malaki sa amin. Nang sa gayon po'y lalo pa po kaming makasulong hanggang sa kahuli-hulihan. Nawa, Panginoon, anuman pong mga problema at mga sinaranin sa aming mga puso at kaisipan ay patuloy niyo pong hawiin. Gayon din po, ito pong aming mga pag-aaralan ito'y lalo pang magpalawak ng aming pong mga espiritual na karunungan at kaalaman at lalo pang makapaganda sa amin sa hinaharap. Patuloy na rin po kaming linisin sa aming mga puso at kaisipan nang sa gayon ay patuloy po naming maisingit ang mga turo't aral na ito na bawang pakikinabangin namin. At sa lahat pa po ng mga kapatiran, kasama man namin o hindi sa mga pagkakataong ito, ay patuloy po maabot ng mga mensaheng ito sa pamamagitan po ng mga kapatid na mga palagian namin nakakasama sa mga pag-aaral na ito upang nang sa gayon lahat kami ay magdalang kalakasan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Ang lahat po ng parangal at papuri ay sa inyo naming ipinakakaloob. At patuloy namin isinasamo ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na magturo, magpaunawa at magkapit na mga turo at aral na ito sa aming mga puso upang huwag namin makaligtaan. Ito po ang aming samudasal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Dati magsabi ng amin. Mga kapatid, magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid nating mga manggagawa at sa lahat ng mga kapatiran po natin. At nagpapasalamat nga po tayo sa Panginoon at muli pong naituloy natin ang ating pong seminar. Bagamat nung mga nakaraan ay medyo masama ang panahon dyan, maging dito po ay masama din yung panahon. Ngunit minarapat po ng Panginoon na tayo ay pagkalooban muli ng magandang panahon para ika nga yung ating pong pagpapatuloy sa ating pong pag-aaralan bilang mga manggagawa at mga miyembro ay lalo pang madagdagan tayo sa pamamagitan ng ating mga ginaganap na regular na mga pag-aaralan. Hindi na ako magpapakatagal, mga kapatid. Ang tatalakayin po natin ay ang karibal ng Diyos. Yan po yung ating subject. Ang karibal ng Diyos. Ang salita pong karibal, mga kapatid, sa ibang salita ay hinanap ko po itong iba pang pakahulugan sa salitang karibal ay kakompetensya. Meron din pong kahalintulad siya yung salitang kahati or kaagaw. Yan po yung ating kahalintulad. Yung salita pong karibal, mga kapatid, pamilyar naman tayo doon sa salitang karibal. Ano? Or sa ibang salita ay kakompetensya or kahati. Sa isang malinaw pa rin ay kaagaw. Marahil, pamilyar tayo doon sa salitang iyon.
ginagamit natin ang mga salitang iyon dahil na kikita natin, mga kapatid, na kung sa tao ay nakakaroon po ng kakompetensya, kahati o kaagaw, sa spiritual din pala, mga kapatid, ay posible rin na magkaroon po ng karebal ang Diyos sa atin. Dito po, mga kapatid, sa Biblia, mga kapatid, titingnan natin dito sa may aklat po ng Exodo. Meron tayong titingnan dito sa Exodo chapter 20 verse 5. Ganito po yung nakasulat, mga kapatid. Exodo chapter 20 verse 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Papapansin natin, Diyos na mapanibuguin. Na aking dinadalaw ang katampalasana ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sagin ng lahi ng mga napopuot sa akin. Mapapansin natin yan, mga kapatid, na nakalagay, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Sa ibang salita, yung mapanibuguin ay siloso. No? Siloso. Yan yung salitang mapanibuguin. Sa ating subject, mga kapatid, ang karibal ng Diyos. Nilinaw ko po kanina na yung salita pong karibal ay kakompetensya, kahati, kaagaw. Yung pong salitang karibal, mga kapatid, yan po nakakaroon ng paninibugo ang Panginoon sa atin. Kasi kung liliwanagin ko yung salita pong karibal, ay kaagaw sa oras, kaagaw sa panahon, kaagaw sa pagkakataon na marapat nating iukol sana sa Panginoon. Kung hindi po natin na ibibigay yung karampatang oras, karampatang panahon, at karampatang pagkakataon na marapat na iukol sa Panginoon, ang tawag po natin dito, mga kapatid, ay kaagaw. At dito sa mga oras, mga panahon, at mga pagkakataon, na ibabaling natin marahil ito sa mga ibang bagay at hindi natin na ipagkakaloob sa Panginoon. Sa bahaging ito, mga kapatid, dito nagkakaroon ng paninibugo ang Panginoon na dapat sana ang oras, panahon, pagkakataon, sitwasyon ay dapat na ibibigay ng isang manggagawa at na ibibigay ng isang Kristiyano sa Panginoon. Yung salita pong paninibugo, kung bakit siya naninibugo, dito sa lumang tipan sa Exodo chapter 20, kung babasahin natin ang buong chapter na ito, ipinagkaloob ng Panginoon dito ang 10 kautusan sa mga Israelita. Pero nakikita natin, mga kapatid, kahit na nasabi na niya ang mga utos niya sa Israelita, hindi pa rin nila priority na sundin ang mga kautusan iyon. Dahilan sa mayroon silang ibang pinag-uukulan ng pansin. Pero silang ibang ginagawa. Pero silang ibang inuuna. Pero silang ibang pinaluluguran. Pero silang ibang sinusunod. Kaya doon sa salita ng Diyos na sinasabi na ang Panginoong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, nangangahulugan, mga kapatid, hindi maibigay yung karampatang oras, panahon, pagkakataon. Hindi nila maibigay sa Panginoon. Hindi nila magawang mauna. Hindi nila magawang masunod. Hindi nila magawang mapaluguran yung Diyos na nag-uutos. Kaya, mga kapatid,
ito yung lilinawi natin sa atin ngayon. No? Sa ating kaya, meron akong katanungan na naisip na natin na magkaroon tayo ng kaagaw. Kasi yung salitang kariban, kakompetensya, kahati o kaagaw. Kung tatanungin natin ang bawat isa, sa mga may asawa na katulad ko, na naisip ba natin may kaagaw sa ating asawa? Asawa lalaki o babae, di ba't hindi? Sa may mga kasintahan, o kaya wala pang kasintahan, sa may mga sinisinta, na naisip ba natin may kaagaw? Ang isasagutin natin ay hindi, di ba? Kasi gusto natin, tayo lang. Lalo na sa mga may asawa na katulad ko, no? Ayaw niyang may kaagaw siya sa kanyang asawa na lalaki, o kaya ayaw niyang may kaagaw siyang sa kanyang asawang babae. Dahil hindi nga tama na mayroon tayong kahati o kaagaw sa ating minamahal. At hindi nararapat yun sa ating mga tao. O kaya, nanarising ba natin tayo'y pinagsasabay? O. So, hindi rin natin nanaisin yun. Kung meron man tayong asawa, tapos meron pang iba, hindi rin tayo papayag na kahit umuwi pa sa atin, ay pagsasabayin yung karibal at yung sariling asawa. Di ba't hindi tayo papayag? No? Kaya yung may mga number one, na may mga number two, sabi ng iba, doon pa rin ako umuwi sa number one. Hindi pa rin papayag kasi ayaw nating mayroong kaagaw or kasabay or kahati. Sa ating mga tao yun ay hindi talaga natin kinaluluguran yun. Mas lalo sa Panginoon. No? Ayaw ng Panginoon na mayroon pong kaagaw, ayaw ng Panginoon na mayroon pong kahati o kakompetensya. Ayaw rin ng Panginoon sa ating paglilingkod, sa ating pagpapagamit sa Diyos. Ayaw din niya na pinagsasabay ang Panginoon at ang ibang bagay. Kaya yung salita pong karibal, mga kapatid, kinaklaro natin, ayaw ng Panginoon na mayroong karibal. Kasi pag mayroong karibal ang Diyos sa atin, may kaagaw sa oras, may kaagaw sa panahon, may kaagaw sa pagkakataon, ay hindi natin mapaluluguran ng Panginoon. Hindi natin may papapatuloy na gawin yung mga pinagagawa ng Panginoon. Yun yung tendency na mangyari. At sa kasalukuyan natin, mga kapatid, maraming mga manggagawa at mga Kristiyano ang nakakaroon ng kaagaw ang Diyos sa kanila. At yan ay ating liliwanagin pa sa ating mga pag-aaral pa. So, gusto ko rin tignan natin, kapatid, ito nakalagay sa Exodus chapter 20 or Exodus chapter 34 para maklaro natin na ang Diyos ay mapanibuguin. Another verse, 34, sa may verse 14. Exodus 34:14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos. Sapagkat ang Panginoon na ang pangalay mapanibuguin ay mapanibuguin ng Diyos. O, sa liwanag, mga kapatid, ano? Kasi nga, nabanggit ko kanina sa Israelita, nagamang sila ay pinagkalooban na ng kautusan ng Panginoon. Lalo na yung pagkakaroon ng ibang Diyos, ayaw nang lumalang yun. Pero ang ginawa nila, mga kapatid, sila ay gumawa ng mga larawang inagyuan, iyukuran, sinamba. At sinabi na nga ng Panginoon, sapagkat siya ang Panginoon na ang pangalay mapanibuguin, ay mapanibuguin ng Diyos. Mapapansin natin, kapatid, yung lumalang ay hindi nila nasasamba, kundi yung mga bagay na nilalang. At itong ibang Diyos na tinutukoy, yung ibang salita, na Diyos-Diyosan,
Hindi lang siya sumisimbolo ngayon, mga kapatid, sa Diyos-Diyosan. Noong unang panahon, sa panahon ng Israelita, ito ay literal na mga Diyos-Diyosan at gumawa nga rin sila ng mga Diyos-Diyosan noon. At yun ang kanilang sinasamba. Kung aaralin natin ang istorya, mga kapatid, ng Israelita, naging masuwayin sila at ibinaling nila ang mga sarili nila sa mga Diyos-Diyosan. At naging masuwayin sila sa Diyos. At kaya nga sinabi ng Biblia, mapanipuguin sa Diyos. Ayaw ng Diyos na bukod sa Kanya, ay may ibang bagay pang pinaglalaanan ng tao. Halimbawa nga itong Diyos-Diyosan. Doon nila ipinuguros ang kanilang lakas, ang kanilang puso, ang kanilang pag-iisip. Diyan nila ipinakakaloob ang kanilang mga pagkakataon at hindi sa Panginoon. Kaya yung istorya ng Israelita at ang istorya ng mga Kristiyano sa iglesia natin, sa mga huling araw na ito, mga kapatid, nakakaroon din, mga kapatid, ng karimal ng Diyos or nakakaroon din ang Diyos ng kagaw sa atin. At sa Biblia, kapatid, hindi ko pakakatagalan, no? Dahil itong ibang Diyos na tinutukoy, kapatid, hindi lang ito Diyos-Diyosan. Sa mga Kristiyano kasi katulad natin, kapatid, alam na natin na hindi naman tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga rebulto. Alam naman natin ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Ngunit sa ibang salita, meron din pong pinagpapakunan ng pag-ibig ang Kristiyano na higit sa Panginoon. Kasi yung salitang pag-ibig, mga kapatid, na dapat ay ibigay nating buo sa Panginoon, doon nakakaroon ng mga kahati, kakontiktisi at kaagaw. Napanong ko nga kanina, mga kapatid, kung nais ba nating magkaroon ng kaagaw, nais ba nating tayo'y pinagsasabay sa iba, doon sa kriban. Sagot natin siya, hindi. No? Ganon din ang Panginoon. Ganon din ang Panginoon. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang nakalagay po dito sa aklat ng Mateo, chapter 10, ito yung mga tila, mga Diyos-Diyosan din sa panahon natin na higit yung pag-ibig natin. Sa mga Christians, kahit nawala na tayo yung Diyos-Diyosan, o yung literal na Diyos-Diyosan, na mga rebulto, o mga larawang inanyuan, isa rin ito, mga kapatid, na spiritual na Diyos-Diyosan. Ang sabi dito sa Matthew chapter 10, sa may verse 37, Matthew 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kasi po ninyo, meeting ko ha, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit, yung sa ipang higit, kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o umiibig sa anak na babae ng higit, ayan o, kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung pag-aaralan natin, mga kapatid, masama ba na ibigin natin ang ating mga ama at mga ina? Masama ba na ibigin natin ang ating mga anak na lalaki at babae? Hindi naman po. Pero meron tayong tinitignan dito sa ating talatang nabasa na kung tayo man ay umiibig ng higit, yun, sinabi niya, yung higit, kung ang ating pag-ibig na malaki, yung pag-ibig na mataas na porsyento ay nasa ating mga ama o kaya mga ina o kaya mga anak na lalaki o kaya mga anak na babae, kung nandoon yung mataas na porsyento ng ating pag-ibig, yun po yung hindi karapat-dapat. Doon na naninibugo ang Panginoon. Pero hindi na mamahulugang hindi natin dapat naibigin ang ating mga ama at mga ina o mga anak na lalaki at babae. Pero wag natin siyang mahalin ng higit kaysa sa Diyos. Doon naninibugo ang Diyos. Ang mga Israelita noon, mga kapatid, higit ang kanilang pag-ibig doon sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay.
kaya po nanibugo ang Panginoon sa kanila. Bukod doon sa Diyos-Diyosa na yon, yung pag-ibig nila mga kapatid sa kanilang mga ama, mga ina, at sa mga anak ay higit din ang kanilang pag-ibig na iniuukol kaysa sa Panginoon. At doon naninibugo ang Panginoon. Sa atin din, mga kapatid, kinaklaro natin ito kung bakit natin sinasabing nakakaroon ng karibal ang Diyos sa atin. Alam nyo, ang pinakamalaking karibal ng Diyos sa atin o kaagaw ay mula sa ating mga mahal sa buhay. Kung ito ay minamahal natin ng higit kaysa sa Diyos. Kasi pag minahal natin ng higit ang ating ama at ina, o kaya ang ating anak na lalaki at babae, siyempre, higit na sila yung ating paluluguran. Higit na sila yung ating bibigyan ng oras, bibigyan ng panahon, bibigyan ng pagkakataon. At yung ating oras, panahon, pagkakataon, dapat ay maiukol sa Panginoon. Maaaring maibigay man natin, kaya lang, hindi na natin maibibigay ng buo. O kaya, mahahati na. Kumbaga, ang nais ng Panginoon ay magawa natin siya ng buo. Pero kapag ka higit ang ating pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay, siyempre sila yung ating paluluguran. Halimbawa, pero silang nais na ipagawa sa atin. At kung naroroon ang ating malaking pag-ibig sa kanila, sunod lang tayo ng sunod. Lalo na kung halimbawa, hindi naman sila mananampalataya, hindi naman sila Kristiyano, kasi may mga mahal sa buhay tayo, hindi mananampalataya. Kung doon natin iukol ang ating higit na pag-ibig sa kanila, doon din natin maiukol mga kapatid yung mga pagkakataon para paluguran sila. Kaya nga nakalagay sa Biblia mga kapatid na ang ating magiging mga kaaway ay ating sariling kasambahayan. Tignan ninyo, yakyat ko lang sa May verse 36. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Kasi kung pag tayo ay totoong iibig nga sa Panginoon, sila naman mga kapatid ang maghahabol sa atin. Kaya nga sinasabi ng Biblia eh, bisan hindi mauunawaan ang ating mga mahal sa buhay kung ang Panginoon naman ang higit nating iibigin. In reverse, kung higit naman nating iibigin ang ating ama at ina o ang ating mga anak na lalaki at babae, hindi naman natin maibibigay ang para sa Panginoon. Mga kapatid, ito yung mga halimbawa lang. Kasi ang higit na pag-ibig na binibigay natin sa magulang, yun nga, yung ina at ama, anak, asawa, kamag-anak, ari-arian, kayamanan, trabaho, negosyo, ambisyon, profesyon, o kaya itong mga kasintahan, o maging itong pag-ibig sa sariling laman at pag-ibig sa sanlibutan. Kung higit, mga kapatid, ang ating pag-ibig dito, ito po yung mga nagiging karibal ng Diyos sa atin. Hindi ito Diyos-Diyosan, mga kapatid, na larawan o mga ribulto, ha? Pero sa espiritual na mga karibal, sa espiritual na mga Diyos-Diyosan, kasi ito yung iniibig ng mga tao na nagiging kaagaw ng Diyos, kaya hindi maibigay ng tao yung kanyang buong oras, buong panahon, buong pagkakataon, buong paglilingkod sa Panginoon. Ito yung inilagay na halimbawa ng Biblia. Kaya nga, sinasabi niya na mapanibuguin siyang Diyos. Kaya sa naninimugo, kasi nahati or naaagaw yung oras, yung panahon, pagkakataon, yung paglilingkod na dapat sana ay maiukol sa Panginoon. Kasi sa panahon natin kapatid, ganyan, no? Yung itinuturo ng Biblia na nagiging
kariban ng Diyos sa atin. Higit na iniibig ng Kristiyano, kuminsan, yung magulang, kaya yung magulang ang pinaluluguran. Minsan yung anak, no? O kaya yung asawa, yun ang pinaluluguran. Nakalagay rin niya sa 1 Corinthians 7, eh. No? Na ang may mga asawang lalaki at mga babae, ang kanilang higit na napaluluguran ay hindi ang Diyos, kundi ang kanilang mga asawa. Kasi yung pag-ibig nila na higit ay naroroon. Hindi naman masamang ibigin. Pero wag palang higit. Kaya tayo ang makakabalansin dun sa puso natin kung alin ba ang lamang sa puso natin na ating iniibig sa pagkakataon na patulad nito. Ang iba, ang kanilang higit na nasa puso nila, na iniibig nila, yung ari-arian. Ang iba, mga kapatid, kayamanan, nandun yung puso nila eh, na iniibig nila eh, ng higit. Ang iniibig nilang higit, yung trabaho. O kaya, ito mga negosyo, ito yung mga nagministulang mga kaagaw, kahati or karibal. Mga kapatid, at yan ay nakikita rin natin sa panahon natin ngayon. Di ba? Maraming mga Kristiyano ay hindi nga sila tuloy-tuloy na makadalo. Alam niyo kung bakit? Ang laman ng puso nila, mga kapatid, ay napapalitan eh. Inuuna nila yung ari-arian nila, inuuna nila yung mga mahal nila sa buhay, inuuna nila yung mga trabaho, inuuna nila yung mga negosyo. Kasi tingin niyo, mga kapatid, pag tayo ay nag-aanyaya sa mga pagkakatipon po natin, lahat ba, mga kapatid, ay nakaparoroon? Di ba sinasabi nila, meron akong trabaho, walang maiiwan doon sa aking negosyo. Di ba, nakapasin natin gano'n, mga kapatid? Diyan nagkakaroon ng paninibugo ang Panginoon na dapat maiukol ng tao yung kanyang oras, yung kanyang panahon, yung kanyang pagkakataon sa Diyos, dahil kailangan siyang gamitin ng Diyos. At the same time ay palalakasin sana siya ng Diyos. Palulusugin sana siya ng Diyos. Pagihinugin sana siya ng Diyos. Pero wala siyang panahon sa kanyang kanuluwa eh. Kaya yung laman ng puso ng tao na higit niyang iniibig, yun na nagiging karibal ng Diyos sa atin. Alam ko, klaro na sa inyo mga kapatid. Ito mga magulang, anak, asawa, ari-arian, kayamanan, trabaho, negosyo, ambisyon. Isa niya ng mga kaagaw. Kaya hindi nila maibigay sa Panginoon yung kanilang mga paglilingkod, yung kanilang mga pagpapagamit ng lakas at buhay, yung pagbibigay ng oras at mga panahon. Ano pa? Itong pag-ibig nila sa salibutan, malaki yung prosento nito. Pag-ibig niya sa kanyang sariling lamang, o kaya doon sa mga sinisinta. No? Yan yung ayaw ng Panginoon. Pwede nating ibigin din sila, pero huwag higit. At alam ng Panginoon, bisan ay ano po eh, nasusubukan tayo ng Panginoon kung alin ang ating inuuna. Kasi kung ano yung mas matimbang sa ating mga puso, yaon ang ating inuuna, sinusunod at pinaluluguran. Ulitin ko ha, kung ano ang mas matimbang sa ating puso, yung sinasabi natin kanilang pagmamahal ng higit. Kasi pagka kung ano yung nasa puso natin at higit nating minamahal, yun ang ating uunahin, yun ang ating susundin, yun ang ating paluluguran. Kaya, kung ano ang mas matimbang sa ating puso, yun ang ating inuuna, sinusunod at pinaluluguran. Yan na nilibugo, mga kapatid, ang ating Diyos. Yan yung tinutukoy niya na meron tayong ibang Diyos. Yung sa ibang meron tayong ibang Diyos, meron tayong ibang higit na iniibig. Kaya kung meron tayong higit na iniibig at yan ay natatangi sa ating puso, yan ang ating uunahin, yan ang ating susundin, yan ang ating paluluguran. Mga kapatid, ganun yun. Ganun yun. Kaya kung titignan din natin ang Matthew chapter 6:21, tingnan natin.
sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang inyong mga kayamanan, doon naman doroon ang inyong puso. Klaro ba, mga kapatid? Ito yung laman ng kanyang puso eh. No? Bukod po, mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, ama, ina, asawa, anak, nabanggit natin kanina, ari-arian, kayamanan, trabaho, negosyo, ambisyon, profesyon, sariling laman, sandibutan. Mga kapatid, kung yan ang nakalaman sa puso natin ng higit sa Panginoon, yan yung magiging karibal ng Diyos sa atin. At ang Diyos, ang inibugo sa atin kasi hindi natin maibigay yung para sa Panginoon. Sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang inyong mga kayamanan, doon naman dumuroon ang inyong puso. Another example yan. Kanina doon sa may Matthew chapter 10, kung ang higit nating pag-ibigay sa ama, sa ina, sa anak na lalaki at sa babae, hindi tayo maaaring maging karapat-dapat sa Panginoon. Ito din. Kung ang nakalaman naman sa puso natin na higit, hindi nga ama, hindi nga ina, pero nandun naman yung kayamanan sa sumisimbuluyan sa mga material na mga bagay, sabi niyan, doon din doroon ang ating mga puso. So nawawala yung puso niya sa Panginoon. Tama ba? Alam kong naunawaan natin niya. Pero kinaklaro natin, kasi kung ano yung nilalagay natin sa puso natin, di ba dapat ang Diyos ang siyang pangunahin, siya yung talagang higit. Minsan napapalitan yun. Ang pag-ibig natin ay naililipat natin sa iba. At minsan nga, mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay nawawala. O kaya, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay lumalamig. Diba? May nakalagay sa Revelation chapter 2, verse 4. Ang pag-ibig ng marami ay lumalamig. Kung lumalamig ang pag-ibig ng tao sa Panginoon, saan nauuwi? Yan nga. Yung pag-ibig ng higit. Sa ama, sa ina, sa mga anak na lalaki at babae, sa mga kayamanan, sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa sariling laman, sa sanlibutan. Mga kapatid, yun po ang pumapalit sa puso ng isang tao. Kaya sa ating mga manggagawa at mga kapatid sa Panginoon, marahil ay pinagpapaalalahan na lang tayo ng Panginoon kung alin yung higit na nakasentro sa puso natin. Ang Diyos ba? O itong mga halimbawang pinabanggit sa atin ngayon. Hindi naman po masamang magmahal o kaya umibig. Pero hindi natin dapat na gawin palang higit ang anumang mga iniibig natin kaysa sa Panginoon. Dapat mataas ang pag-ibig natin sa Panginoon at hindi kailanman dapat na maipantay pala yung pag-ibig natin sa ating mga iniibig kumpara sa Panginoon. Dapat ma-sure natin sa puso natin napakataas ang porsyento ng pag-ibig natin sa Panginoon at hindi natin dapat na ipantay o kaya ipalit yung ating pag-ibig sa Diyos sa ibang bagay dahil siya ay maninibugo sa atin. Hindi siya matutuwa, hindi siya malulugod. Dahil hindi nga natin magagawa yung dapat natin gawin sa Panginoon na kanyang ipinagagawa dahil ang ilalagay nga natin sa puso natin ay iba. Tulad nito, sapagkat kung saan naroon ang inyong mga kayamanan, doon naman dumuroon ang inyong puso. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya kung anong laman ng ating puso, kung saan naroon ang ating mga kayamanan, doon dumuroon ang ating puso. Kung ang laman ng puso natin ay higit yung pag-ibig sa ama, ina, anak, asawa, sila yung higit nating mapaluluguran at hindi natin mapapaluguran ng Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, nakapansin natin pag kami nagsasabing mga kapatiran natin, halimbawa, pupunta sana sa gawain, ayaw ng asawa ko tingnan mo, sino nasusunod? Sabi ng mga magulang, huwag kang umatin dyan, tingnan mo sino nasusunod. Ano susunod? Yung mga magulang. Kahit na tama naman ang tayo ay maglingkod, kahit na tama naman tayo ay lumalo at makinig ng mga salita ng Panginoon. So, kung ano yung higit doon sa puso ng tao, kapangyarihan yun para makapagpapigil. Ganun yun Sa ibang banda, halimbawa, ang importante ay trabaho, negosyo, kayamanan,
kapangyarihan na makapapatigil sa atin sa mga ipinauuna ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Gaya ng ano? Lalaking mayaman sa parabola ng Panginoon. Sabi niya, nagawa niya ang lahat ng mga ipinagagawa ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, Ama, meron pa. Tinta mo lahat ng iyong ari-ari at pagkatapos sumunod ka sa akin. Ano nangyari doon sa mayamang lalaki? Siya ay namanglaw dahil hindi na kaya na iwala sa kanyang puso kasi nandun ang kanyang pagpapahalaga, nandun yung kanyang ibinuhos sa panahon at oras. Tapos sasabihin ng Panginoon ay ipamahagi sa iba pagkatapos na paglingkod siya. Mga kapatid, nakita natin na pinakita ng Panginoon kung ano ang nasa laman ng kanyang puso. So ganitong sinasabi natin ngayon sa Matthew 6 verse 21. Sa Matthew 6 verse 24, meron din yung follow-up eh. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Yung sabay. Pwede mang pagsabayin. Sapagkat kapopootan niya ang isa. Ayun o, kapopootan ng isa at iibigin ng ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa. Yan o. At mawawalang halaga ang ikalawa. Tapasin ninyo, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kung papasinin natin ha, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa o kaya'y pawawalang halaga ang ikalawa. Halimbawa, nasa Diyos ka tayo. Kung ang hikita pag-ibig natin ay mauuwi sa mga magulang o kaya sa mga anak, sa trabaho, sa negosyo, sa kayamanan, sa ari-arian, tingin niyo mga kapatid, makapagtatapat na tayo sa Panginoon kung yun ang ating higit? Ang sagot po ay hindi. Maiibig ba natin ang Panginoon ng higit? Kung ang ating damdamin o ang ating kalooban, ang higit nating iniibig ay ang mga mahal natin sa buhay, mga kayamanan, mga trabaho, negosyo, ambisyon, profesyon. Mga kapatid, ang sabi diyan, kapopuotan niya ang isa, iibigin niya ang ikalawa. Magtatapat siya sa isa at mawawalang halaga ang ikalawa. So, hindi pwede talagang sabay. Kaya kung mapapansin natin, mga kapatid, yun na lang activeness sa gawain sa Panginoon. Pag mayroon pong mga nakahati sa puso natin, nangyayari kapatid, hindi na natin nagagawa yung pakadalo, yung dating init natin sa pagdalo, diba? Yung ating dating init sa pagbubulay, pag-aaral ng salita ng Diyos, yung dating init natin sumusuporta tayo sa gawain ng Diyos, nababawasan kasi nga nahahati. Pasinin po ninyo mga kapatid, yung mga dating active, nagiging inactive. Yung dating masipag na sumuporta po sa mga gawain, nagiging inactive sa pagsuporta sa mga gawain. Yung dating mga marurugdog, mga maiinit po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Napapasin natin kapatid, ano na eh, yung mga tumatamblay, nagbabago na. Kasi nga, ito yung nakalagay sa Biblia. Mahirap makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kinaklaro lang natin kahit na alam na natin ito. Sa bahagi ng mga manggagawa at sa mga bahagi ng mga kapatiran natin, ganito. Kaya, siyasatin natin mga kapatid yung kaloob-looban ng ating mga puso. Kung sino nga ba ang pinakapangunahin sa ating mga puso? Ang Diyos ba na pumili at tumawag sa atin? O itong mga bagay na ating iniibig at minamahal, katulad ng mga halimbawa nabanggit natin. Uulitin ko ha, hindi naman masama na ibigin ang mga ama at mga ina, mga mahal natin sa buhay, at ang mga ibang bagay pa. Pero hindi karapat-dapat na siya ay ipantay o kaya maging higit sa ibang bagay. Dapat ay sa Panginoon. Siya yung nasa top, siya yung nasa taas, siya yung pangunahin sa ating mga puso. Siya yung pinaka doon sa puso natin. At yung mga ibang bagay, mga kapatid, na mahalaga din sa atin ay pangalawa lang o kaya panguling. Ngunit ang pangunahin o kaya nasa una ay walang iba ang ating Diyos. Pero nangyayari ngayon, mga kapatid, yan ay
ginagawa ng paraan ng kaaway, no? Sinisingit na 'yon mga kapatid sa puso ng isang tao para hindi niya maibigay ang sarili niya sa Panginoon. Meron akong babasahin sa inyo, sandali mga kapatid, ha? Sa may Jeremias chapter 17. Yung puso kasi natin, kapatid, madali siyang madaya. Sinasalitan ng kaawayan. At ang sinasalitan ng kaaway sa ating mga puso para hindi natin matanggihan, gaya ng ating mga bahay sa buhay, hindi natin matatanggihan yun. Ito mga kayamanan, negosyo, trabaho, ambisyon, eh, lahat yun mahalaga sa atin eh. Mahirap yung tanggihan. Yan ang isinasalitang kalaban sa puso natin. Tingnan nyo yung ginawa ni Satanas kay Eva sa Genesis 3. Kahit mahigpit na ipinagbabawal yung buongang kahoy na huwag kainin, bakit nagawang makain niya yun? Nadaya ang kanyang puso. Siya din makakapatid sa atin. Pinapalitan ng kaaway yung dapat na gawin ng isang tao sa Panginoon. Nung una, mga kapatid, alam na alam nila yung buongang kahoy na ipinagbabawal. Bandang uli, kapatid, kahit na ipinagbabawal, ay nagawa pa rin niyang kainin. Nadaya ang kanyang puso. Gawa ng kanyang laman. No? Mga kapatid, sa atin, ganun din. May isinasalit din ng kaaway. At ang isasalit niya sa puso natin, mga kapatid, ay hindi rin iba sa atin. Yung mahalaga din sa atin. Kaya minsan nahahati, nakakaroon ng kakonfidensya, nakakaroon ng kaagaw, hindi natin na ibibigay o naiuukol ang para sa Panginoon. At minsan kami, pangyayari pa nga, di ba mga kapatid? Hindi na nakakadalo, dating mainit sa pagdalo, dating nakapagbubulay, hindi na nga nakapagbubulay. So, sa ibang bagay na dadala o naibibigay. Di ba mga kapatid? Dating nakakasuporta, pero ngayon hindi na nakakasuporta. Bakit? Kasi wala nang panahon, o kaya nahahati ng panahon. Naririnig natin mga kapatid, mga alibay na lang. Sa Biblia kapatid, mamaya babasahin ko yan. Para maging biblical itong pag-aaral natin kapatid, kasi dapat biblical eh. Para walang butas, no? Sa Jeremiah 17 mga kapatid. Verse 9, tingnan natin ha. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong mga kakaalam? Meron bang ibang nakakaalam ng puso natin, liban sa Panginoon? Di ba siya? Alam niya lahat? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat ng bagay. So, sangkap ng ating katawan, tinukoy ng Biblia, mga kapatid, ang ating puso. Alam kasi ng Diyos yung laman ng ating puso. Tulad ang nakalagay sa Matthew 6 na sinabi ni Mateo, kung saan dumuroon ang ating kayamanan, doon dumuroon ang ating puso. Kaya mga kapatid, ang puso pala natin pwedeng maglaman ng maraming mailalaman. Bukod sa Diyos na pwede natin ilagay sa puso, meron pang inilalagay sa puso ang isang tao ng higit kaysa sa Diyos. Yun nga, ng mga binabasa natin at mga inaaral natin. Kaya nga sinasabi niya, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat ng bagay. At totoong masama, sino nakakaalam? Halimbawa ko nga si Eva, na sinasabi ko nga sa atin. Nagawa niyang makasaway sa Diyos kahit na alam niya yung ipinag-uutos ng Diyos, yung kautosan ng Diyos. Yung dating bawal sa puso niya, masaway niya, yung ipinagbabawal, ayun. Ang consequences, mga kapatid, nagalit ang Panginoon sa kanilang mag-asawa dahil nga napalitan. Yung ipinagbabawal ng Diyos ay ginawa pa rin nila. Sinaway pa rin nila. Ganun, mga kapatid. Sa atin din, ganyan din. Yung puso natin, mga kapatid, ay nadadaya. Nadadaya ng ating higit na pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Gaya ng ama, ina, o kaya sa mga anak. Kaya minsan nagiging makalaman yung ating pag-ibig sa kanila. No? Yung pagiging espiritual natin, mga kapatid, lumalambot. Yung pagiging makalaman na pag-ibig natin sa mga mahal natin sa buhay, yun ang umiiral. Kaya nga, mapapasigin natin, mga kapatid, eh, kahit na panglaman at pangmundo na, yung mga ginugusto nila, pati tayo, napapaibig. Kasi nga,
yung higit na pag-ibig natin ay nauuwi sa kanila. Bukod doon, itong mga trabaho, mga negosyo, mga ari-arian, mga kapatid, kahit wala silang buhay, kung titignan, kung sila ay kailangan ng tao, yun ang naisasalit ng kaaway sa puso ng isang tao. Kaya, yun ang higit na inuuna ng mga tao. Kaya ang iba, di ba, kaya nga hindi nga makapaglingkod ng tuloy-tuloy kasi kailangan daw ng material, kailangan daw ng salapi. Tingnan mo, taago yung kanyang oras at panahon. Ang iba naman, ay hindi raw muna sila makakadalo ng mga seminar, ng mga pagsamba kasi daw, yung mga amo nila, ayaw din silang payagan kasi nagra-rust daw sa kanilang mga production. Napapasingin niyo mga kapatid. Kung papasingin natin, maliliit na mga bagay yan. Kaya lang, umaagaw ng ating oras, umaagaw ng ating panahon, umaagaw ng ating mga pagkakataon na dapat sanang iukol sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating paglilingkod, sa ating pagkapagamit sa Diyos. Ang nangyayari mga kapatid, ay napapabaling sa ibang bagay. Marahil mga kapatid, ay pinakikita ng Diyos sa atin ito at pinasasalamin ng Panginoon sa atin ito. Wala namang masama mga kapatid na ito'y ating aralin dahil sa mga huling mga araw mga kapatid, idadivert ng kalaban ng ating mga puso sa ibang bagay, iaalis niya sa Panginoon. Ulitin ko ha, sa mga huling panahon, idadivert ng Diablo ang ating mga puso sa ibang bagay at iiwalay sa Panginoon. At nangyayari na nga ba mga kapatid? Nangyayari na nga ba? Nangyayari na mga kapatid. Kaya ang tendency sa kaluluwa natin nanlalamig. Kasi hindi nila nagagawa yung para sa spiritual eh. Ang tendency mga kapatid nagiging irresponsible na sa kanyang mga duties and obligation. Bakit? Kasi hindi na naibibigay ang kanyang time, yung kanyang availability sa Panginoon at sa ibang bagay na lang nauuwi. Ganun yung kapatid. No? Basahin nga natin mga kapatid, ito nakalagay sa Lucas chapter 16. Lucas 16. Basahin natin. 16 verse 9. Sa Lucas 16 verse 9. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan upang kung kayo'y magkulang ay kaniyang tanggapin kayo sa mga walang... Okay, teka, sorry. Iba itong verse na ito. Okay. Balikan nga natin mga kapatid, sandali ha. Yung Matthew chapter 6:24. Balikan lang natin ha. Sa Matthew 6, mga kapatid, balikan lang natin, verse 24. Ang sabi niya, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o kayo magtatapat siya sa isa, o pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Gusto kong unawain natin dito, kapatid. Pwede bang pagsabayin, mga kapatid, yung ipinagagawa ng Panginoon at yung mga ibang bagay na ginagawa natin? Pwede bang pagsabayin? Di ba't hindi? Sabi nga, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Minsan, ang versus ng Diyos sa ating kapatid, hindi lang kayamanan. Minsan, mga mahal natin sa buhay. Minsan, ang versus ng Diyos, trabaho. Minsan, ang versus ng Diyos, mga kapatid, yung ating pag-ibig sa ating sariling laman. Minsan, ang versus ng Diyos, mga kapatid, ay itong sanlibutan. Minsan ang versus ng Diyos, mga kapatid, ay itong ating mga profesyon. Minsan ambisyon. Minsan naman yung ating mga girlfriend at boyfriend. Yan minsan ang aversus, kumbaga. Dapat hindi. No? Pero ang nangyayari nga, kapatid, hindi nga kayo makapaglilingkod sa Diyos at mga kayamanan. Hindi pwedeng paglingkuran ng sabay. Meron talagang magiging angat. Kaya dapat, ang maging angat pala, yung nasa taas, walang ibang Diyos. At liban sa kanya, mga kapatid, hindi yung mga mahal sa buhay, hindi yung negosyo, hindi yung trabaho, hindi yung ambisyon, hindi yung profession, bagamat ito'y mahalaga.
hindi po yung sandibutan, hindi po yung sariling laman, hindi po yung kasintahan. Bagamat ito'y mahalaga, pero hindi siya dapat ang nakapwesto sa itaas ng ating puso, hindi sa iyong pangunahin. At yun po yung mga dapat nating aralin pala, mga kapatid, sa kalooban natin. Kasi kung anong mas matimbang sa ating puso, iniulit ko lang, yun ang ating pong uunahin, yun ang ating susundin, yun ang ating paluluguran. Sa Lucas, mga kapatid, ito yung gusto ko pong basahin natin. Sa Lucas chapter 14, tingnan niyo po itong mga halimbawa na naging kareban ng Diyos. Sa Lucas chapter 14, sa parables of great banquet, meron ganitong senaryo, mga kapatid, 14:18. Itong mga pinag-aaral natin, mga kapatid, ay, biblical ito. At ito yung isingisingit ng kalaban sa puso natin. Kasi pag nakita ng kalaban sa puso natin na may puwang, inilalagay niya sa puso natin ito, hindi lang natin ito namamalayan. Hanggang sa yung ating oras, yung ating panahon, yung ating pagkakataon, hindi na natin naibibigay ng buo. Kasi nga, sa iba na natin naibibigay, nailalaan. Sa Lucas 14:18, pakikita ko sa inyo kapatid, 18 ha? Lucas 14:18. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang mangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid. Napansin niyo, bumili ng bukid. Ari-arian yan. Bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tignan. At ipinamamani ko sa iyo na pagpa-umaninan mo ako. Doon sa hapunang ipinag-aanyaya sa kanya, yung aliping pumaroon sa kanya, pinagbigyan niya ba? Hindi. Bakit? Kasi bumili daw siya ng bukid at kailangan niyang tingnan yung bukid. Kaya hindi siya makaparoroon. Pagpaumaninan mo ako. Yun ang sabi na doon sa aliping sinugo sa kanya. Yan yung iba ganun. Babalaw sa bukid. Literal. At yung bukid ngayon, mga kapatid, sa mga sumisimbolo na binibili ng tao sa mga property o mga pag-aari. Ganyan din yan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Kaya nawawalan din sila ng panahon. Sabi dyan excuse me, pagpaumaninan mo ako, hindi ako makakaparoon. Sa 19, mga kapatid, meron pa. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na baka, lalaki. At paroroon ako upang sila isubukin. Ipinamamani ko sa iyo na pagpaumaninan mo ako. Hindi rin ito nakaparoon doon sa hapon ng ipinagpapaanyaya sa kanya. Sa pamamagitan ng sinugo sa kanila na sila'y pumaroon. Hindi rin makakaparoon. Anong dahilan niya? Bumili siya ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. Sa sumisimbolo yan na bumili ng mga baka. Pwede yung mga baka na yan na binili. Sariling pag-aari din yan o sa ibang salita. Mga trabaho din yan. Ilan sa panahon din natin yung ganito na nauulit lamang ito. Hindi sila makaparoon itong bumili. Hindi siya makaparoon. At kinakailangan daw niyang subukin ang kanyang binili na mga baka. Sumisimbolo din niya mga kapatid sa panahon ngayon na pinabuukulan ng panahon at nasin ng mga tao. Kaya sinasabi din nila, alam, pasensya na. Sis, pasensya na. Hindi ako makakaparoon. Hindi ako makakapunta. Kasi anyway, may kausap akong tao. Importante lang talaga itong tatrabahuhin ko. Kahit yung gawain sa Panginoon ay napakahalaga, napaka-importante na ipagpapalit o kaya na ipagpapaliban ng tao sa ibang bagay. Napansin po ninyo, kapatid. Pag ang puso ng tao ay ganito na, hindi nila maiukol sa Panginoon. Kaya bilib tayo doon sa mga ibang kapatiran natin. Kahit may mga trabaho, may mga negosyo, pagka may mga gawain tayo, isinasampa din nila. Meron tayo mga kapatiran dyan, nag-o-opsina, ang iba dyan pumapasok sa ospital, ang iba dyan ay gumagawa ng bahay, ang iba dyan ay estudyante, gumagawa ng module, o diba? Ang iba dyan ay talagang malalaki ang mga negosyo, pero pagdating sa mga gawain sa Panginoon, pagsamba, mga seminar, mga conferences, mga gawain sa Panginoon, nagkagawa nila mga kapatid, ano yan?
iwanan yan pansamantala at inuunan nila yung ipinagagawa ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang laman talaga ng puso nila, ang pangunahin nila ay ang Diyos. Pangunahin nila, mga kapatid, yung pagkakalago ng kaluluwa nila. Pangunahin nila yung pagganap ng obligasyon at responsibilidad nila sa Panginoon. Amen ba, mga kapatid? May mga nakakagawa naman ng ganyan eh. Pero yung iba, natatali ng trabaho, natatali ng negosyo, natatali ng ari-arian, natatali sila, mga kapatid, sa eskwelahan, natatali sila sa kanila mga amo. Maraming halimbawa, mga kapatid, may kumasabi. Oh, na dati-dati naman, nagagawa naman nila na talagang unahin yung ipinagagawa ng Panginoon. Yung oras nila, yung panahon nila, yung pagkakataon nila na ibibigay sa Panginoon. Pero nung masingitan ng kalaban ng mga puso nila, ngayon nga, binubulkar natin, sinisingit ng kalaban na nangakala natin, normal lang ang mga ganyan mga bagay, lalo na sa mga huling araw na tayo. Dapat nga po, kapatid, lagi nating sinasamantala na meron tayong mga pag-aaral. Kasi po, pagdating ng panahon, hindi na natin magagawa ang ganito. Yan ang sinisingitan ng kalaban para huwag nating maiukol ang panahon sa paghahanda ng ating kaluluwa, sa pagpapalakas, pagpapatatag, pagpapalago, para tayo ay maging bubot, maging ilaw na mga Kristiyano, para hindi natin mapaghandaan talaga yung kaligtasan natin. Ganon kasimple, kapatid, na tayo ay nadadaya, mga kapatid ng kalaban. Pero ngayon, kapatid, sana hindi na tayo nadadaya kasi binubulgan na ng Diyos sa atin eh. Kung ano yung mga karibal na nais ng Diyos sa ating alamin sa sarili natin at tayo mismo ang gumawa ng kaparaanan para hindi ito manatiling karibal ng Diyos sa atin. Amen ba, mga kapatid? Ano pa yung nakalagay din eh, no? Sa Lucas chapter 14 ito ha, 18, 19, dito tayo sa 20. Yung sabi niya sa 20. At sinabi ng iba, bago akong kasal. Kaya nga hindi ako makaparoroon. Pasinin niya. Yung mahal sa buhay, bagong kasal lang, hindi na siya makakaparoon. Samantalang yung imbitasyon ay hapuna naman. Kasi nga, ang laman ng puso niya, mga kapatid, hindi yung panyaya ng Panginoon. Ang laman ng puso nila, mga kapatid, yung pinahahalagahan nila, na doon nila, higit na inilagay ang puso nila. Mga kapatid, yan po'y malinaw na halimbawa na patungkol, mga kapatid, sa mga kayamanan, trabaho, negosyo, ambisyon, profesyon, o ito mga kailangan natin sa sanlibutan, yung ating sariling laman, yung sumisimbolo yan, kapatid, yung sariling pita, yung ako'y bagong kasal, o mahalaga sa kanya yung kanyang laman. Yan yung mga example ko, kapatid, ng mga verses. Sana nare-review natin yan. Sa mga binata at mga dalaga, yan, yung ating paghanga, hindi naman masama. Yung magkaroon tayo ng girlfriend, boyfriend, pagdating ng panahon, hindi naman masama. Pero, hindi siya ang makagulo ng puso at kaisipan natin. Kung meron kang hinahangaan, o kaya gusto mong ligawan, hindi ka pa naman talaga mature sa spiritual, huwag muna. Unahin mo nang magpalago ng kaluluwa. Huwag tayong matulad yun sa mga iba na maagang nagsipag-boyfriend, nagsipag-girlfriend. Ang iba maagang nagsipag-asawa. Oh, nasa na sila ngayon? Kasi hindi pa naman talaga malago ang kanilang mga kaluluwa. Nagsuffer ang kanilang mga paglilingkod. Kaya tuloy na magkapamilya sila, ang kanilang panahon at oras at pagkakataon sa naiukod sa kanilang anak, sa kanilang pamilya, sa paghahanap pera. Iniwanan nila ang pagiging manggagawa. Iniwanan nila ang pagiging lingkod ng Panginoon. At ang kanilang kinahulugan, mga kapatid, ay ang mga bagay ng sanibutan. Yan ay mga malilinaw na mga kahalimbawaan. Ngunit hindi naman ipinagbabawal na magkaroon ng kasintahan, manligaw, pero sa takdang panahon. No? Hindi yung hindi mo na nag-iisip na mabuti. Doon sa mga pamilyadong tao na kagaya namin, hindi mahirap o hindi madali, ibig sabihin. Natural, merong mga bituka ang ating mga mahal sa buhay. O, kinakailangan magtrabaho, kinakailangan magnegosyo, kinakailangan... Kaya pagka hindi talaga malalim ang ating pundasyon sa Panginoon, marahil, mga kapatid, tulad doon sa maraming mga kapatid na dati ay aktibo sa Panginoon pero nagiging inaktibo,
mapapalitan ang kanila mga desire na mga ukol sa pangangailangan pampamilya, pangmaterial, at mga pangsarili. At doon nakakasalisi ang kalaban sa ating mga puso. Na akala ng marami, ito ay normal pa na nangyayari, lalo na sa mga huling mga araw na tayo. Inaagaw nga ng kaaway yung ating mga atensyon na dapat sana ay maibigay sa Panginoon. Sa papanong paraan, ito nga, isinisingit niya sa puso natin pag nagkaroon ng puwang at nakita niya, mga kapatid, na ito yung ating nais na i-priority. Yan, ipapasok niya unti-unti na pahalagahan natin ang mga ito hanggang sa tayo ay hindi na makapagpahalaga sa mga bagay na ukol sa ating kaluluwa, ukol sa paglilingkod, ukol sa pagpapagami sa Diyos. Ganito ka-effective, mga kapatid. Ito yung mga verses sa parabola ng Panginoon. Lahat sila nangagdahilan. Napansin ninyo, Lucas chapter 14. Sumaglangan sila, di ba? At sa panahon natin, ganito din, nahahaglangan din, di ba, mga kapatid? Bukang bibig nila na hindi naman kami nawawala sa Panginoon, kaya lang, hindi nila naibibigay yung panahon nila sa Diyos. Di ba? Ganito ang nangyayari. Meron pang ang iba eh, nangangako sila eh. Sabi niya, ibigay lang ng Diyos sa akin itong kailangan kong ito. Alam lang ako'y maglilingkod sa Panginoon. Naibigay na ng Panginoon sa kanila yung hinihingi nila. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi pa rin nila maibigay ang kanilang oras at panahon sa Diyos. Eh, mga kapatid, ang iba, ang dami ng pera. Dapat. Sapat na makapaglingkod. Hindi pa rin makapaglingkod. Kasi nga, ang puso nila, nandun na sa pera, nandun na sa mga trabaho, nandun na sa mga negosyo, nandun na sa mga pag-aari. Kasi ninyo, mga kapatid, maganda lang sila magsalita, pero nagiging alibay na lang nila yun. Pero sa katotohanan, kapatid, dapat na mas maluwag ang kanilang panahon at pagkakataon na makapagpagamit sa Diyos dahil meron na nga sila, ay hindi pa rin makapaglingkod. Kasi nga, ang puso nila, hindi naman talaga ang Panginoon ang kanilang higit, kundi ang mga bagay na mahalaga sa kanila, yun ang kanilang ginagawang higit. Eh, yan po nakalagay sa Biblia. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Dapat ang Panginoon natin, isa lang. At ang isa dapat, hindi sa Panginoon. Pag parehas ginawa nating Panginoon, Panginoon ang kayamanan, at Panginoon din ang Diyos, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya dapat isa lang ang Panginoon natin, yun Diyos lang. Siya ang pangunahin sa puso natin. At huwag natin siyang lagyan ng kahalili, o kaya huwag natin siyang lagyan ng kariban, o kaya huwag natin siyang lagyan ng kapantay, kasi hindi natin magagawa yung para sa Panginoon. Mga kapatid, ito, natututo din ako dito, mga kapatid. Hindi lang po ako nagtuturo, natututo din ako dito. Kasi nung ito'y pinag-aaralan ko noong nakaraang linggo pang hindi tayo natuloy, mga kapatid. Eh, nakakapanayo balahibo ito mga kadahilanang ito. Alam na ito ng ibang mga manggagawa. Pero kahit alam na natin ito, hindi sapat yun. Kasi minsan, nasasalisihan pa rin ang ating mga puso. At nangyayari nga ito sa marami mga manggagawa, lalo na sa mga maliliit na mga kapatiran, pwede mangyari. Nilakala natin, normal lang ito. Pero hindi pala. Nabasa natin sa Lucas chapter 14, 18 to 20. Yung mga dahilan, mga nangagdadahilan, hindi niya nauuna ang Panginoon. Bakit? Kasi iba ang nakalaman sa kanila mga puso. Agree, mga kapatid? Yung palagi hong nag-aaligay, nag-aalibay, yung palagi hong nangagdadahilan, eh, hindi naman masama mangagdahilan. Kung yung palagi na, at talagang nasasacrifice ng kanyang kaluluwa, nasasacrifice ng kanyang mga obligasyon at pagkapagamit sa Panginoon, aba hindi lang basta alibay yan. Iba na ang laman ng kanyang kalooban at kaisipan, kaya iba na rin ang kanyang nagagawa. Mga kapatid, nag-aaral lamang po tayo. Kasi meron ako nakikitang iba. Bakit yung iba? Nagkatrabaho sa hospital, nagkatrabaho sa pabrika, nagkatrabaho sa kung saan-saan. Pero kapag gagawa ay sa Panginoon, napapaalam sila, nag-excuse sila sa mga trabaho nila. At inuunan nilang gawain sa Panginoon. Bakit nagagawa nila? Kasi yun ang laman ng puso nila, ang unahin ng Diyos, ang unahin ng kanilang kaluluwa, ang unahin ng kanilang obligasyon sa Diyos. Napansin niyo mga kapatid, may nakakagawa eh, may nakakakaya eh. Kasi ang laman ng puso nila, ang una ay ang Diyos. Hindi nila binawala yun. Ang pangunahin nila ay ang Diyos. Ang priority nila ay ang Diyos. Ang priority nila ay ang kaluluwa nila. Ang priority nila ay ang paglilingkod. Hindi yung kayamanan, trabaho, ambisyon, profesyon, at hindi yung mga mahal sa buhay. Bagamat yan ay mahalaga din sa atin. Pero hindi natin dapat na ipantay o kaya
ipalilit o kaya ihalili sa ating pag-ibig sa Panginoon. Kaya pinag-aaralan natin itong karibalan niyo. Naririnig niya ito ng ibang mga manggagawa noon, pero mga kapatid, iba ngayon, dahil ngayon, nasa huling araw na tayo, at mapapansin natin kapatid, napakadaming kaagaw ng Diyos sa mga tao ngayon, lalo na itong pandemya, napakadaming kaagaw. Sabi ng mga iba, saka na kami maglingkod, magtrabaho muna kami kasi matagaming nawalan ng trabaho. O diba? Yung haba ng pandemya, 6 na buwan, walang pag-aaral. Sabi nila eh, ano? Kailangan muna namin unahin ang pamilya namin. Wala naman po masama doon. Kaya lang po, mga kapatid, nakakasingit ka ang kalaban hanggang sa yung kanyang kahinaan, ang kanyang kaluluwa na dapat ay mag-aral sa salita ng Panginoon, natatangisan ng marami mga alalahanin, mga pangangailangan at mga iba pa. Pansinin natin, mga kapatid, kaya nga po mauulit po ulit, halimbawa itong pandemya sa mga susunod na mga taon, mga kapatid, marami magsasuffer na mga kaluluwa dahil papalitan ang kalaban yung dapat na i-priority ng isang tao. Ilalagay na sa puso ng tao yung mga higit na pangangailangan pang-physical at yung pangangailangan dito sa mundo kaysa sa mga pangangailangan pang-spiritual. Mga kapatid, ito'y inaaralan natin kasi ito na yung mga panahon natin. Ngayon, kakaunti na yung mga Kristiyano nakapagbibigay talaga ng maluwag na panahon sa Diyos. Ang iba po'y nahahadlangan na. Ang iba nga po'y nawawala na eh, yung kanilang init sa Panginoon eh. Kaya tama po yung nakalagay sa ano eh, Matthew chapter 24, tingnan natin. Daanan lang natin, kapatid, ha? Ang sabi ng Matthew chapter 24, mga kapatid, verse 12. Anong sabi, mga kapatid? At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, yung pagsagana ng katampalasanan sa ibang salita, sa ibang salin, kasamaan, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang tinutukoy na pag-ibig ng marami ay lalamig, itong mga nasa Diyos, itong mga nasa espiritual, lalamig ang pag-ibig. Nangyayari naman yun? Kasi iba na ang naipapalit sa puso nila, hindi na ang Panginoon. Kaya lumalabig na ang pag-ibig nila sa Panginoon at umiinit sa ibang bagay. Mga kapatid, klaro yan sa Biblia. May mga suportang talata yan. Sa may Revelation chapter 2, mga kapatid, verse 4. Turin. Ngunit mayroon akong laban sa iyo. Sabi ng Panginoong Jesus, yun sa iglesia ito. Mayroon akong laban sa iyo, sabi niya sa iglesia nito. Na iyong iniwan ang unang pag-ibig. Tingnan niyo, Matthew chapter 24, tsaka itong Revelation chapter 2, verse 4. Dito, ang laban ng Panginoon, iniwan ang unang pag-ibig. Doon sa Matthew chapter 24, sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Sa spiritual, mga kapatid, ang pag-ibig nila dati ay totoo, agape, yung sa itang agape love, pure love. Spiritual, biblical, sa Diyos yun. Pero napapalitan ng hindi sa Diyos, napapalitan ng ibang pag-ibig, napapalitan ng ibang mga naisisingit sa puso ng tao. Iyon yung pinag-aralan natin, mga kapatid. Nawa, mga kapatid, klaro na kasi mahaba-haba pa ito eh. Marami pa tayong dapat nadaanan sa pag-aaral na ito. Sa Matthew chapter 22, mga kapatid, napakaganda nitong subject na ito, mga kapatid. At nakaka-enlighten. Nakapagsusuri tayo, nakapagsasalamin tayo, at nababalance natin sa puso natin kung ang Panginoon nga ba, siya ba yung nakatrono? O iba yung nakatrono sa puso natin. Sa Matthew chapter 22, mga kapatid, verse 3. Sa may verse 3 and 4. Ito ang, at sinugo ang kanyang mga alipin. Kahalin tulad dito sa Lucas chapter 14. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inyanyayahan sa piging ng kasalan. Ito naman, piging ng kasalan. Sa Lucas chapter 14, isang piging ng hapunan. Ito naman, piging ng kasalan. Okasyon din, ano? Alam naman natin yung piging ng kasalan. Yung kasalan ng Panginoong Jesus at kasalan ng Iglesia. Kasalan ng church. Tayo yun, kapatid. Yung parabo lang to. At sila'y ayaw magsigalo.
sa Lucas chapter 14, sila'y nangagdahilang lahat. So, paki-underline nyo yun, nangagdahilang lahat. Ito naman, sila'y ayaw magsigalo. Inanyayahan sila doon sa piging ng kasalan, ayaw nila. Ako napasin ninyo. Bakit? Iba naman yung nakalagay sa puso nila eh. Verse 4, kapatid. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi. Sabihin niyo sa mga inanyayahan. Narito, nihanda ko na ang malaking piging. Pinatay ko ang aking mga baka, mga hayop, mga matataba. Hayop na mga matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Yun yung ang panyaya. Sa verse 5, kapatid. Tingnan niyo ah, verse 5. Datapkwat, hindi nila pinansin. Nakita ninyo, nireject, niresist. Hindi nila pinansin, nineglect. At sila'y nagsiyaon sa kanilang mga lakad. Ayun o, iba yung kanilang nilakad. Hindi yung sa hapunan, hindi yung doon sa piging. Iba yung nilakad, iba yung ginawa. Napasin ninyo kapatid? Hindi yung ipinagagawa na sila'y mapunta doon sa piging ng kasalan. Hindi yun ang kanilang pinaroonan, iba ang kanilang ginawa. Hindi nga nila pinansin. At ang isa'y sa kanyang sariling bukid. Napasin mo yung Lucas chapter 14? At ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Yung kalakal, mga kapatid, yung kanyang mga pag-aari, yung kanyang trabaho, yung kanyang negosyo. Siya yan, mga kapatid. Umaago ba, mga kapatid, ng oras, ng panahon, ng pagkakataon na dapat ay sa Panginoon? Oo, nakalagay sa Biblia. Hindi nga nila pinansin eh. Yung piging ng kasalan na pinag-aanyaya sa kanila. At sinabi nga nila, ayaw nilang dumalo. Yun, no? Sila'y ayaw magsigalo. Sa may verse 3. Sa may verse 5, hindi nila pinansin yung paanyaya. At ang sagot pa, na makikita natin dyan, sila'y nagsiyaon sa kanilang mga lakad. Iba yung kanilang ginawa. Kasi nga, iba ang laman ng kanilang puso. Napalitan yung laman ng kanilang puso. Hindi yung pag-una sa Panginoon. Hindi yung ipinagagawa ng Panginoon. Kasingitan ng kanilang mga puso na nangyayari din naman sa panahon natin ngayon. Alam ko kapatid, klarong-klaro na yan. Marami pa yan kapatid, sana yung mga ibang mga supporting verses nito, kayo na lang po sana ang tumingin para hindi na tayo paulit-ulit. Sa Matthew chapter 22, dito tayo. 37. Matthew 22, 37. Ito yung gusto ng Diyos eh, na mangyari sa ating kapatid. Sa 37, ang sabi niya, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Kasi ninyo, ito dapat ang mangyari sa ating mga Kristiyano, manggagawa at mga Kristiyano. Sinabi niya, iibigin mong Panginoon mong Diyos ng buo. Yung sa itang buo, alam natin yung buo, hindi yung kalahati, hindi yung one-third, hindi yung three-fourth. Di ba mga kapatid? Hindi yan one-fourth, kundi buo. Ng buong puso mo. Yan ang iibigin natin siya ng buong puso natin. Eh, nangyayari kapatid, nagiging one-half na lang yun sa Panginoon kasi yung kalahati, nasa kayamanan, nasa trabaho, nasa ambisyon. Nasa mga mahal sa buhay, yung mga inilimbawa natin. Kaya dapat ilagay natin sa puso natin kung sino talaga yung pangunahin. Anong sabi niya pa? At ang buong kaluluwa mo, buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Saan iuukol, baka kapatid, yung buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip na buo sa Diyos? Pero hindi nga nagiging buo. Ayaw ng Diablo na maging buo eh. Kaya nga, pag nakita ng kalaban, iba yung ating tinitignan, iba yung ating pinaprioridad. Yan. Naisisingit niya yan eh, katulad kay Eva at kay Adam. Naisingit niya sa puso nila. Naisisingit niya yan sa atin, na ilalagay niya yan. Yung mga kailangan-kailangan natin, yung mga hinaharap natin, yung mga hinahanap natin, inaalam ng kalaban yan. At unti-unti yan, mga kapatid, napapalatag sa puso natin. At hindi natin naibibigay yung buo sa Panginoon, yung buong puso, yung buong kaluluwa, yung buong pag-iisip. Ang naiiwan sa Panginoon, kakaunti. Kaya kung mas lamang sa ibang bagay, yun ang ating paglalaanan ng buo. Buo sa pamilya, buo sa kayamanan, buo sa trabaho. Isang ganun ang nangyayari. At ang naiiwan sa Panginoon, kakaunti.
Kaya hindi din talaga ano eh makapagpapatuloy yung Kristiyano sa pagpapalago ng kanyang kaluluwa kung sa ibang bagay na naitatapon yung oras, panahon at pagkakataon. Amen ba, kapatid? Kaya pasinin natin yung mga ibang mga manggagawa na dati ay gumagawa, ngayon ay iba na ang ginagawa. Ganun din yung mga ibang kapatiran nating maiinit at mga aktibo. O ngayon, iba na ang kanilang pinag-iinitan ng kanilang oras, panahon, iba na ang kanilang mga ginagawa. Mga kapatid, nakalagay sa Biblia yan eh. Sabi nga dito eh, iba na ang kanilang mga lakad. Kasi iba na yung nakalaman sa kanilang mga puso. Okay, mga kapatid? Yan yung gusto ng Diyos. Utos ng Diyos, ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pero nabibigo tayo na magawa ito. At yung puso natin, nahahaluan ng iba. Yung isipan natin, hindi naman buong pag-iisip, yan yun, nahahaluan din ng iba yung ating isipan. Na nangyayari din sa marami ngayon. No? Kaya yung kanyang kaluluwa, hindi niya rin maibigay yung buong kaluluwa niya. Hindi na maibigay ang kanyang sarili sa Panginoon. Kasi nga, iba na yung laman ng puso, nahahati yung puso. Yung laman ng isip na iba, yung isip, hindi na nabuo sa Panginoon. Mga kapatid, ganun po yung magbalanse. Kung makikita natin, kapatid, yung nagiging negative outcome pagka hindi na nagiging buo. Apektado yung kaluluwa natin, apektado yung paglilingkod natin, apektado yung pagganap natin ng mga obligasyon sa Diyos. Kapag po hindi na nagiging buo ang ating puso sa Kanya, hindi na buo yung ating kaluluwa at hindi na buo yung ating pag-iisip. Kasi nasasalinan, naiiba yung isip o kaya nahati yung isip o kaya nahati yung damdamin. Kaya yung kaluluwa, hindi makapaglingkod sa Panginoon ng naaayos. Naalala nga mga kapatid yung asawa ni Lot. Sabi natin ginagamit ng limbawa yun. Hati ang kanyang kalooban at isipan. Kaya nung sinabi ng Panginoon na walang lilingon, walang hihinto, napalingon eh. Kasi yung kalahati ng kanyang kaisipan at damdamin, marahil ng kanyang puso, nandun sa Sodom at Gomorrah. Nandun ang kanilang mga kayamanan, nandun ang kanilang mga pag-aari. Kaya sa napalingon at napahinto. Marahil ang hihinayang siya. Ganon din mga kapatid yung halimbawa natin kay Haring Saul. Sinabi ng Panginoon sa kanya, patayin niya ang lahat ng Amalekita. Walang ititira, tao o hayop man. Anong ginawa niya? Tinira niya si Haring Akab. No? Tapos tinira niya yung mga malulusok na mga tupa. Hindi niya kinatay. Samantalang ang utos ng Diyos, patayin lahat, walang itira. Nang hinayang siya, mga kapatid, ang lamang kasi ng puso niya, hindi talaga paluguran ng Panginoon. At makikita natin, pinaluguran din niya ang kanyang mga tauhan. Pinaluguran niya yung mga tao. Hindi talaga ang Diyos. Kaya, nung bandang huli, kapatid, inalis din siya sa pagiging isang hari. At hindi lang yun, mga kapatid. Nung nagkaroon ng matinding labanan, kung mawala na doon ang proteksyon ng Diyos sa kanila, siya at ang kanyang mga anak ay pawang nakamatay. Yun po nakalagay nun, mga kapatid, sa Biblia, sa aklat ng Samuel. Kasi nga, yun naman ang kanyang kalooban, iba na, hindi na ang Panginoon. Kaya importante pala, mga kapatid, yung maging buo sa ating puso ay ang Diyos, buo sa ating pag-iisip ay ang Diyos. Bagamat hindi tayo perfecto, gaya ko at ng mga iba. Pero ito, sinusuri natin, kung gusto talaga nating tumagal sa karera ng paglilingkod hanggang dulo, lalo na itong papasok ng Great Trib. Gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, napakatalinan ni Satanas. Lahat ng mga pwedeng encounter sa paglilingkod ay isisingit niya sa puso natin at yun ang ilalagay niya dahil yun ang pinahahalagahan ng tao. At ang tao mga kapatid, ang Kristiyano, mahihilaw yung kanyang kaluluwa dahil hindi na mapagtutuunan ng pansin ng kanyang kaluluwa, hindi na mapagtutuunan ng pansin ng kanyang obligasyon sa Diyos, hindi na mapagtutuunan mga kapatid yung paghahanda. Kasi nga, na ililigaw niya yung puso at kaisipan ng karamihan. Siguro mga kapatid, sakop na ng ating puso at kaisipan yung ating dinadaanan ito. Dito tayo kapatid sa another subtopic nito. Pag-aralan natin mga kapatid, ito mga dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. May mga dahilan kasi
mga dahilan ng pagkakaroon ng karibal ng Diyos sa atin. Una, mga kapatid. Una. Ang una, mga kapatid, na dahilan ng pagkakaroon ng karibal ng Diyos sa atin. Ito yung mga dahilan na galing sa atin kung bakit nakakaroon ng karibal ng Diyos sa atin. Una, mga kapatid, ay itong kakulangan pa ng karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Ulitin ko ha, kakulangan pa ng karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Nakalagay yan sa Oseas chapter 4 verse 6. Kaya nakakaroon, mga kapatid, ng karibal ng Diyos sa atin, sa atin mismo, no? Kulang pa tayo sa karunungan at kaalaman. Kasi pagka ang tao kulang pa sa karunungan at kaalaman, ang tendency, mga kapatid, ang masusunod pa rin natin, sarili natin. Kung tayo ay husto sa salita ng Panginoon, ang higit nating masusunod, yung ipinagagawa ng Panginoon, eh ang karamihan, mga kapatid, kulang. Kumbaga, hindi pa nasasakop ang ating kaisipan, ang ating kalooban na buo ng mga aral ng Panginoon. Kumbaga, mababaw yung ating kapit sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Hebrew chapter 4, 1 and 2, yung pagsampalataya niya sa salita ng Panginoon ay hindi ganun. Yung mababaw yung kanyang pagsampalataya o yung pananampalataya sa salita ng Panginoon. Kaya nakakaroon ng karibal ang Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil hindi pa kompleto sa isipan natin yung mga purong aral ng Panginoon. Hindi pa puro yung isip, yung kalooban natin. Kaya nakakasingit. Pangalawa, kapatid. Ang pangalawa, kapatid, na dahilan ng pagkakaroon ng karibal ng Diyos sa atin ay itong kakulangan yung pagiging mahina pa sa espiritual. Pagiging mahina pa sa espiritual. Yan yung sisilipin dahilan ng karibal ng Diyos sa atin. Kasi pag sa atin mismo, mahina pa ang ating espiritual, hindi natin mauuna talaga ang Panginoon. Tingnan niyo po yung mga iba. Na kapag talaga mahihina pa ang kanilang kaluluwa, ang napaluluguran nila, yung kanilang mga laman pa, yung kanilang mga ibang inuuna pa. Ganun yun, mga kapatid. Hindi nila talaga mauuna. Alam niyo si Pedro noon, tumating din siya sa pagiging mahina pa ang kanyang kaluluwa. Lalo na ng mga panahong hinuli na si Jesus Christ at malapit na siya, mga kapatid, sa tinatawag na pagpaparusa sa kamatayan. Ilang beses niya, mga kapatid, na itinatwa ang Panginoon. So, sabi niya, tatlong beses. Hindi pa ganoon, kapatid, kasulido yung kanyang pananampalataya. Siya ay naduwag, siya ay natatakot na baka madami din siya sa pagpaparusang ginagawa kay Jesus. Pero nung mga huli-huli, mga kapatid, nakita natin yung magutin ang pananampalataya ni Pedro. Si Pedro din, mga kapatid, yung lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Diba? Na pinalapit siya, pero anong nangyari? Nung papalapit na siya, nalubog siya. Siya rin yun eh. Dumaan siya, mga kapatid, doon sa... Kaya ginagamit ko siyang example. No? Sa pagiging mahina sa spiritual. Nawawala yung kanyang atensyon sa Panginoong Jesus. Kaya ay siya nalubog. Umiira yung kanyang karuwagan, umiira yung kanyang takot, kaya hindi na masunod ang Panginoon. Kaya, pag mahina pa sa spiritual, ganun kapatid, magkakaroon talaga ng karibal ng Diyos sa atin. Iba yung ating magagawa, iba yung ating mauuna. Amen na, mga kapatid? Ano pa, no? Nakadahilan pa rin ang pagkakaroon ng karibal ng Diyos sa atin. Bukod doon sa kakulangan ng karunungan at kalaman pa sa salita ng Diyos, ay itong pagiging mahina pa sa spiritual. Itong pangatlo, mga kapatid, yung nakikita nating dahilan din, di pa malalim sa pagkakilala sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Ulitin ko ha, di pa malalim sa pagkakilala sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Ang ilalagay kong halimbawa dito, kapatid, si Tomas. Si Tomas yung nakita kong example sa Bible na naniniwala lamang siya, sabi niya, naniniwala lamang ako kapag nahawakan ko ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Hinahanap niya yung butas doon sa kamay at sa tagiliran ni Jesus nang siya ay napako sa krus. Bukod tangi siyang hindi naniwala sa mga alaga ng Panginoon na siya ay mabubuhay na maguli.
Anong sabi ng Jesus sa kanya? Sabi ni Jesus sa kanya, sabi niya, mapalad ang taong hindi sa akin nakakita, ngunit naniniwala. Oh. Eh, samantalang si Tomas, naniniwala lamang siya kung makita niya ang kamay at kabiliran ng Panginoon. Parahil, nabasa niyo na yan sa Biblia, si Tomas. Hindi malalim ang kanyang pagkakilala. No? Ang kanyang paniniwala, kapatid, ay more on siya sa mga nakikita. Siya ay by sight, hindi siya by faith. Dapat by faith, di ba? Not by sight. Pero siya ay by sight, hindi siya sa faith, nung una. Kaya siya yung magandang halimbawa. Hindi siya lubusang naniniwala doon sa sinabi ng Panginoon. Pagkatapos ng tatlong araw ay mabubuhay na maguli ang Panginoon. Gusto niyo muna ng proof. Makita mo niya ang butas doon sa tagiliran ni Kristo at sa kanyang kamay. Katunayan kapatid, ano pa, lamang pa yung panglaman, yung lamang pa yung by sight siya kaysa yung by faith. Hindi rin yan, yan din ang isa sa mga dahilan kapatid kung bakit nagkakaroon ng karibalan ng Diyos sa atin. Kasi kung tayo ay by sight, tingnan niyo yung marami ang mga manggagawa, mga Kristiyano, by sight. Gusto muna nilang ano, mapatotohanan yung mga pangako nandiyan na muna bago maglingkod. O diba katulad sa atin, tayo ay faith mission. Oh. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayo magdala ng kahit na anuman, balabal, mga supot, supot ng sarapi, supot ng pagkain. Ang iba, ayaw nila ng ganun. Aba, dapat may pagkain muna, may sarapi muna bago maglingkod. Yan yung mga by sight sa panahon natin ngayon. Tulad ngayon, di ba, by faith. Wala tayong mapakukuhanan, wala tayong malalapitan, yan. Pero may mga ginagamit din naman ng Panginoon. Pero yung iba, ayaw nila ng ganun. Kaya nga, ang daming mga naglilingkod, ang gusto disyeldo, may mga allowances, sa atin, wala yan. Diba? Pero sa iba, meron yan. Ayaw nila mga walang ganyang mga pangangailangan. Kaya karamihan, by sight. Hindi sila by faith. Kaya, yan ang dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. Kasi, pag ang tao, maglilingkod lang, kapag kami nakikita, yan, okay siya. Pag wala na makikita, maghihirap na, pagtatawanan na, ayaw na nila. Eh, may mga kapatid, hindi sila by faith. Sila yung more on lang sa mga blessing, more on lang sa mga pakinabang, kaya lang sila nagsiserve, mga sweldo, allowances, mga offering, mga tithes, doon lang sila. Pero pag wala silang makukuha, yan, ayaw na nila. Sila yung mga by faith. Kaya, hindi talaga, ano, hindi talaga makapaglilingkod ng tuloy-tuloy ang ganito. Hindi talaga ito masosolo ng Diyos. Talagang, ano to, alternative lang nila yung gawain ng Diyos. Amen? Ulitin ko ha, alternative lang nila yung Diyos, alternative lang nila yung gawain ng Diyos kasi ang pangunahing laman ng puso talaga nila, yung mga pang, mga bagay na mga nakikita. Sabi ng 2 Corinthians 4:18, sa mga bagay na nakikita, meron katapusan. Meron kasiraan. Oh. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, buhay na walang hanggan ang dulo. Kaya tayo dapat by faith. Kaya hindi makapaglilingkod ng tuloy-tuloy yung taong by sight. Tula sa panahon natin ngayon, maraming leader at mga warrior na inilimbawa ko nga sa pakinabang, hindi doon sa kaduluwa nakatingin. Delikado yung kapatid. Kaya maliligaw sila. Ano pa? Na dahilan ng pagkakaroon ng karibal, mga kapatid. Ang dahilan pa rin, mga kapatid, ng pagkakaroon ng karibal, mga kapatid, ay ito pong di pa nila batid ang mga katangian ng Diyos. Halos similarity, halos meron similar, ano? Doon sa di pa madalim ang pagkakilala sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Pero medyo iba ito. Di pa nila batid ang mga katangian ng ating Diyos. Yung salitang katangian, yung alam natin yung karakter ng Diyos. Yung quality, yung mga qualities ng Diyos. Ano ba yung mga qualities ng Diyos? No? Sabi nga sa Biblia na halimbawa, hindi ko kayo papabayaan, hindi ko kayo iiwan. Diba? Sa Hebreo chapter 13. Maraming verses eh. Sabi dyan, tayo ay kanyang sasaklolohan, tayo ay kanyang iingatan. Yan yung mga ano eh. Kasi ang Diyos, mabuti ang Diyos. Masagana ang kagandahang loob ng Diyos. Mahabagin ang Diyos, maawain ang Diyos. Yan yung mga qualities ng Diyos eh.
pagka hindi natin kapatid pala ano, nararamdaman yung mga qualities ng Diyos, itong mga katangian ng Diyos, ano din eh, yung paglilingkod din natin, mga kapatid, maapektuhan. Magiging doubtful tayo, kumbaga. Magiging mapagdudahin tayo or mapag-alalahanin tayo yung worrying ando doon. Kasi hindi natin talos or hindi natin batid yung mga katangian ng Diyos. Kaya dapat alam natin, pag sinabi natin, ang Diyos ay ating tagapagpagaling. Aba, hindi lang ipinangaral yun. Dapat talaga naramdaman natin tayo napagaling. Ang Diyos ay ang ating provider. God is our provider. Aba, hindi lang natin pinangaral yun. Talagang naramdaman natin, o kaya na-experience natin na talagang ang Diyos ay nag-provide ng pangangailangan natin na tuloy na kiliya. Nag-guess niyo po ako, mga kapatid? Kasing iba, pinangangaral lang yun. Pero hindi rin nila naranasan yan. Bibitaw pa rin yan. Hindi na pa rin talaga mauuna ang Panginoon kasi diskumpiyado siya. Kasi hindi siya masyadong nagtitiwala eh. Nag-guess niyo, mga kapatid? Marami pong mga halimbawa, mga kapatid eh. So dapat tayo pala, lumalim tayo doon sa katangian ng Diyos. Makilala talaga natin ang Diyos. Alam niyo, diyan sa may aklat po ng awit, kung mabasahin natin ang aklat ng mga awit, mga kapatid, pagtatsagaan lang ng mga manggagawa, napakarami po mga katangian ng Diyos diyan. Kasi ang sumulat po, mga kapatid, ng awit, mga kapatid, ay ano yan, mga naging hari ng Israel. Kaya na-excite niya dyan eh, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, lalo na yung mga istorya ni David, kung paano siya iningatan, niligtas ng Panginoon. Mga kapatid, napakadami dyan na mababanggit about sa katangian ng Panginoon. At ang katangian pala ng Panginoon, hindi lang pala natin ito dapat na malaman. Maranasan din natin siya. Kaya pag sinabi natin, ang Diyos ay takapagpagaling, baka mamaya, totoo kaya, bigla tayong gagalong. Kasi hindi natin nararanasan na tayo ay gumagaling. Ang Diyos ang ating provider. Ang Diyos ang ating tagapagawa ng himala. Dapat tayo mismo nakakaranas na ng mga himala ng Panginoon sa iba't ibang aspeto. Yun yung mga taong lumalago. Pero yung mga taong alam lang nilang ipangaral ito, hindi nila nararanasan. Bibitaw pa rin yan, katulad ng marami. Kasi to is to believe sila, hindi sila by faith. Kaya malaking bahagi, kapatid, yung by faith, hindi yung by sight. Kaya, pag by sight, kapatid, magkakaroon talaga ng karibal ang Diyos sa atin kasi ang uunahin natin, yung mga nakikita. Hindi tayo naniniwala doon sa mga salita ng Diyos na aantayin muna natin yung mga magiging epekto nito. Kasi pag sa Panginoon tayo sumunod, sumunod muna tayo, doon lang niya ibibigay eh. Eh ang iba, sigurista. Nandiyan na muna bago maglingkod. Yan yung mga baysay. Kailangan meron mo ng pera, kailangan meron mo ng sweldo, kailangan meron mo ng chapel, kailangan meron mo ng maraming miyembro, kailangan marami mo ng mga gamit bago sumunod. Hindi sila yung by faith. Tulad na nakalagay sa Matthew 10. Gusto mo na nila, kailangan may baong mo ng supot, supot ng sagapi, supot ng pagkain bago sumunod. Yung sabi niya Jesus, huwag kayo magdala. Huwag kayo magdala. Kasi sa pagdadalan sa inyo ng Panginoon, doon kayo pakakainin. Nag-gets natin, by faith. Sundin mo na siya. Hindi yung sige, susunod ako kapag kami nakikita mo na akong nandiyan dyan. Hindi ho. Kaya, yung salitang karibal, mga kapatid, yan. Alam ko, dumilinaw sa atin yan. Hindi na talaga maibibigay ng tao yung kanyang oras, yung panahon, yung pagkakataon. Kasi nga, naaagaw na ng iba. Kasi nga, by sight, hindi by faith. Hindi nila malalim na kilala ang Diyos o ang Panginoong Jesus, hindi nila batid ang mga katangian ng Diyos. Dapat alam natin yun. At nararanasan natin yun. Tingnan natin yung mga iba. Yung mga totoong pinagaling ng Panginoon. Tingnan ninyo na ang Diyos talaga nagpagaling sa kanila. Yung kapit nila sa Panginoon, ganun na lang. Yung mga tao, iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. Tingnan ninyo yung kapit ng Diyos, ganun na lang. Tulad ni Epra po dito, yung kasamahan ni Pablo. Nagkaroon siya ng karamdaman, grabe, matindi, malapit sa kamatayan. Sa aklat ng Pilipusyon, doon natin mababasa. Si Epra po dito. Si Pablo, di ba? Nagkaroon din. Pero, si Pablo marami eh. Meron yung natuklo siya ng ahas, meron yung nanganib sa doon sa karagatan, may mga kasama sa mga preso sa aklat ng mga gawa. Napatotohanin na mga kapatid, nililigtas siya,
hindi lang sa Venom ng Ahas, kundi doon sa mga matitinding mga kapahamakam. Kaya kilala-kilala ni Pablo, mga kapatid, si Jesus. Kilala-kilala niya ang Diyos. Sa atin din, mga kapatid, alam ko maraming mga pinatotoo ang Panginoon sa buhay natin. Huwag niyong kaligtaan yun. Huwag niyong murahin yun. Lahat ng yun, mga kapatid, makakatulong para lagi nating inuuna ang Panginoon kasi ang laki ng ating utang na loob sa Panginoon. Amen? Ganyan ba tayo, mga kapatid? Yung mga utang na loob natin sa Panginoon na tayo pinaghimalaan, pinagpakitaan ang kagandahang loob ng Panginoon. Baka nakakalimutan mo yan. Sana hindi. Yung tayo ay iniligtas ng Diyos sa kamatayan, iniligtas sa mga sakit. Tinulungan na tayo sa mga mabibigat ng mga problema. Baka nakakaligtaan natin yan. Dapat hindi. Dahil yan ang gagamitin natin para mauna natin ang Panginoon. Para maging buo siya sa ating puso, maging buo siya sa ating isip, maging buo siya sa ating kaluluwa. At hindi po magkaroon ng puwang yung ating puso at masingitan ng kalaban. Amen? Marami pa to, mga kapatid eh. Konting tsaka. Gusto ko pong maunawaan natin ito kasi po, panahon na ating maintindihan ito. Kaya hindi po maharap ng maraming mga manggagawa at maraming Kristiyano ang kanilang kaluluwa. Yun na lang pagpapalago ng sariling kaluluwa eh. At yung paghanap ng mga obligasyon sa gawain ng Panginoon. Paano niya magagawa yan eh? Iba na kalaman sa kanyang puso. Ang Diyos sa ating puso, may kasama. Sinasama natin, Diyos sa puso natin, yung hindi naman dapat na isama. At minsan yun ang nagiging higit. Kaya ako, kapatid, hindi po maiwasan na nagiging inaktibo, nawawalan ng gana, tumatambay sa kaluluwa, tumatambay sa gawain. Kasi nga, napapalitan po yung laman ng kalooban ng tao. Alam ko, naiintindihan niyo po ito, mga kapatid. Ano pa? Yung mga halimbawa na dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. Ito pa, yung kulang po, kulang pa sa pagtitiwala, kulang ng pagtitiwala at pananampalataya. Yung kakulangan, mga kapatid, ng pagtitiwala at pananampalataya. Galing yan sa atin, kaya nakakaroon ng kariban. Tulad ng nabanggit natin, no? Maglilingkod muna, basta't may pangangailangan muna. Hindi sila po pwede maglingkod na walang pangangailangan muna. Kaya sabi ng Panginoon eh, unahin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katwiran at pawang ang lahat ng mga bagay, idaragdag. Eh, gusto muna nila, idagdag daw muna. Hindi, mali yung paggamit nila ng Biblia. Guess niyo po, mga kapatid. Eh, gusto na Panginoon, unahin muna siya. Pagka inuna natin siya, doon palang idaragdag. Ang iba, naiinip. Kaya sila na naghahanap ng idaragdag. Tuloy, pag sila na naghanap ng idaragdag, yan. Kung sariling paraan nila, hindi paraan ng Diyos, hindi bibigyan na paraan, tingnan niyo po, nahablangan sila. Nahablangan ng trabaho, nahablangan ng negosyo, nahablangan ng ari-arian. Kaya na po nangyayari. Kasi, inadagdag ka ba ng Diyos sa inuunan na nila? Tingnan niyo yung mga iba dyan, inuunan na nila yung trabaho nila, negosyo nila, at mga kung ano-ano pa. Inadagdag ka ba ng Diyos sa inuunan na nila? Yung salitang idaragdag ng Diyos, ang ating uunahin, yung ipinagagawa ng Diyos, kasama yung katwiran, yung pagpapabanal ng buhay natin, pagpapatuwid. Doon lang idadagdag. Pero kung inuuna mo na, eh bakit? Suportang pa ba tayo ng Diyos yun? Hindi lang ba tayo nahadlangan? Hindi kinonsinti na tayo ng Panginoon? Kaya tignan niyo po yung mga iba, mga kapatid. Kahit na nung una ang gawin nila, pinagkukulang pa rin siya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaluluwa nila, hindi na nila naatupang. At pagalingkod na nila, hindi nila naatupang. Nawawala na sila ng oras. Nawawala na sila ng panahon at pagkakataon sa Diyos. Ganun yung kapatid. Kaya, isa sa mga dahilan na galing sa atin, yung dahilan ay pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin, yun nga, yung kulang pa sa pananampalataya o pagtitiwala. Pagka ganito, kapatid, ihinto ito, hindi ito tatagal. Aatras ito. Tingnan nyo pa sa huli, pagdating ng panahon, marami magpapatatak kasi hindi nila maantay yung pangako ng Panginoon. Takot sila sa kamatayan, takot sila sa panggigipit, takot sila sa mga pananakit. Yung pagtitiwala sa Diyos, mapapalit ang kapatid ng takot, pagdududa, pag-alinlangan. Kaya marami magpapatatak. Ngayon na lang kapatid, maraming lumilipat ng ibang church. Diba? Bakit? Gusto nila puro kalayawan, gusto nila puro kasarapan, gusto nila puro papuri.
hindi tayo nagpamiyembro sa isang iglesia para lang tumanggap ng papuri, karangalan, reputasyon at iba pa. Hindi po dito sa lupa yun. Sa langit natin dapat tanggapin yung buong karangalan. Eh, yung iba, ganun. Ang gusto eh, ano, laging pinapapurihan, laging ine-espesyal, laging itinatangi. Ay, yung mga ganito, kapatid, hindi tatagal. Nakatingin ito, kapatid, sa sarili. Yun yung sinabi natin, mahal na ang sarili niya, mahal na ang laman niya. Oh, yun ang malaking kariba ng Diyos sa kanya. Hindi talaga sa pananampalataya. Kaya marami nawawala. Yung mga ganito, hindi natin pwedeng, ano, hindi natin panghinayangan yung mga ganito. Kasi sila mismo, mga kapatid, pinakikita ng Diyos yan sa atin dahil totoo yung Biblia. Kaya ito sinasabi natin, pag kulang sa pagtitiwala, kulang sa pananampalataya, ay talaga marami kong patalikod sa Panginoon. Ano pa, kapatid, na mga dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin? Kulang o mababaw pa ang pag-ibig natin sa Diyos. Kanina, kulang pa ng pagtitiwala at pananampalataya. Kulang pa o mababaw pa ang pag-ibig natin sa Diyos. Yan. Kaya nakakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. Kaya yung pag-ibig kanina pinutukoy natin na lumalamig at iniiwan yung unang pag-ibig, yun po yung pag-aralan natin kung paano pang uminit. Kung paano pang huwag lumamig yung ating pag-ibig sa Panginoon. Oh. Siguro dun sa mga ibang kapatid na nakakabasa minsan ng post ko sa FB, hindi yung kapatid nilalagay lang na post, kundi yan talaga ay nararamdaman, nararanasan, naaaral sa Biblia. Kaya natin ikinukot. Ang ibig sabihin ng pagkukot, mga kapatid, bakit tayo nagkukot? Kasi may mga bagay na nabasa natin, o kaya na-experience natin, oo nga, totoo nga, yan. At gusto nating makatulong din sa iba. May mga kapatid, sino yung iba? Kaya lang nagpo-post eh, para maraming likes. Kahit walang likes, ang pagsishare ng salita ng Panginoon para lang maraming likes? Hindi ho ganun yan, kapatid. Hindi ho ganun yan. Ang pagsishare ng Word of God, gusto natin siyang makapagpalakas sa iba, nakatulong sa iba. Hindi yung likes na, likes. Kung ano naman ang mga nila likes. Nakakatawa rin minsan ng mga Kristiyano, no? Kung ano naman ang mga nila likes. Dapat yung makakapakinabang sa kaluluwa natin. Sabi ng 1 Corinthians 14, yung pakikinabangin ng kaluluwa natin, yung magpapatatag, magpapatibay ng kaluluwa natin. Kaya nga sa Biblia, kapatid, maraming bumibitaw sa Panginoon dahil sa bumababaw ang pag-ibig nila sa Panginoon. Naalala niyo po yung sa Medyan 6, doon sa mga alagad ng iba, sila nagsitalikod pa sa Panginoon. Ang tanong ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, kayo, magsisitalikod din ba kayo sa akin? Yan 6:66 to 68, yung sinasabi ko. Yan 6:68. 66 to 68. Sabi ng mga alagad, hindi po kami tatalikod sa inyo. Kayo po ang may hawak. Kayo po ang banal ng Diyos, sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad. Kilala nila Panginoong Yesus. Pero yung mga iba, kapatid, tumalikod sa Panginoon at hindi nagsisama sa Panginoon. Yung pag-ibig nila, mga kapatid, na wala. Kaya yung kakulangan at kababawan ng pag-ibig natin sa Diyos, yan ang magiging dahilan, kapatid, kung bakit nakakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. Ito yung mga root causes, ito yung mga ugat, kapatid, sa sarili natin, kung bakit nakakaroon ng kariban. Kasi pagka ganito, yung kondisyon ng kaluluwa natin, ganito yung kondisyon ng ating spiritual, talagang ano talaga eh, mapapabaling talaga tayo sa ibang mga, ibang iibigin, ibang mamahalin. Ito yung pinaka-ugat na sinasabi natin. Kaya nakakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. Tayo naman din yung babago, kapatid. Tayo yung nagpapalit. Tayo yung nag-aalis sa Diyos. Tayo yung nagpapalit sa Diyos. Tayo yung nagpapalit. Hindi naman ang Diyos ang nagpapalit. Hindi naman ang Diyos ang nag-aalis. Tayo yung nagpapalit. Tayo yung nag-aalis. Tayo yung naglalagay ng iba sa puso natin. Pag po bumababaw, o nababago yung ating pag-ibig. Another pa, kapatid, ano? May oras pa naman. Another pa,
dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin, ano pa, yung mataas pa rin ang porsyento ng laman. Mataas pa rin ang porsyento ng laman kaysa sa spiritual. Mataas pa rin ang porsyento ng laman kaysa sa spiritual. Ito, gusto kong linawin nito, mga kapatid na, pag mas mataas pa rin, kapatid, ang porsyento ng ating laman, hindi rin natin, nakakapatid, magagawa yung ipinagagawa ng Panginoon. Katulad ng nakalagay sa Matthew chapter 26:41. Sabi doon sa Matthew 26:41, ay sabi na doon, may ibig ang Espiritu, ngunit mahina ang laman. Kaya nga sabi doon, magsipanalangin kayo. May ibig ang Espiritu, pero mahina ang laman. Hindi magawa ng tao yung sa spiritual, kasi nga yung laman, mahina yung laman. Sa may Roma 8, tingnan natin. Meron akong gusto ng i-quote dito, kapatid na verse. Sa may Roma 8, 7 and 8. Ang sabi niya po, sa 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Napasin niyo, pag hindi buo yung pag-iisip, may sumisingit ba? Dito sabi natin nga na buong pag-iisip. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, may sariling isip yung laman eh, yung pangmundo. Yung pangpita ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Napasin ninyo, pag ang kaisipan ng isang tao ay laman, hindi siya na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Kaya nire-reject niya, nire-reject niya yung salita ng Diyos. Nire-reject, nire-resist, nire-reject yung salita ng Diyos. Hindi importante yung salita ng Diyos. Tulad kanina, di ba, sa Lucas 14, hindi mahalaga sa kanila yung paanyaya ng Panginoon sa kanila sa malaking hapunan. Hindi rin mahalaga sa kanila yung piging ng kasalan. Ayaw nga nila. Iba yung kanilang ginawa. Iba yung isip nila. Hindi sila napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Hindi na maaari pagdating sa 8. At ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Kapasin ninyo, biblical na. Kaya kapag ang kaisipan ng tao hindi rin talaga ukol sa Diyos, ang puso ng tao ay hindi talaga ukol sa Diyos. O, tsak yun, kapatid. Sa panglaman sila mauuwi. At yun ang kanilang susundan. Yun ang kanilang susundin. Hindi yung para sa Panginoon. Kapatid, siya yun. Yung ating inaaral na ito. Mataas pa rin ang porsyento ng kanilang laman kaysa sa kanilang kaluluwa. Kaya, yan po nakakaroon ng kariban ng Diyos sa atin, mga kapatid. At marami yung ganito, no? Marami yung ganito. Katulad dito sa Biblia, yung halimbawa na kasama nila Pablo, sila Dimas. Si Dimas ay isa sa mga naging kasama nila Apostol Pablo, pero dumating yung panahon, no? Siya ay nanumbalik sa sanlibutan. Nakalagay yan sa aklat ng Timoteo. Si Alejandro ay isa rin sa mga lingkod ng Panginoon noong una na kasama nila Pablo. Pero dumating din ang panahon, yan, mas inibig pa nila yung mga bagay ng material. Si Demas, inibig niya ang mga bagay ng sanlibutan. Nawala din sila. Sila Himeneo at Alejandro, sila Pileto, na mababasa natin sa aklat ng Timoteo, sila yung mga kasamahan nila Pablo dati. Pero nawala sila sa daan ng Panginoon. Nagkaroon sila ng iba't ibang mga interest, iba't ibang mga motibo at mga layunin. At naging kalaban sila ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa aklat ng Timoteo, doon yung po mababasa yan. Unang Timoteo, ikalawang Timoteo, nandiyan po yung mga tao na yan. Mga manggagawa yan, kapatid. Pero nawala sila. Iba ang kanilang hinanap. Iba ang kanilang napagparoonan. Hindi na ang mga bagay sa Panginoon. Kaya pinag-aaralan natin itong mga bagay na ganito. Mga kapatid, another example pa, another na dahilan. Dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin, isa rin itong dahilan, yung panlilinlang ng kaaway sa ating puso. Ito yung nabanggit ko na kanina nung tayo nag-discuss sa Jeremiah 17, verse 9. Itong panlilinlang ng kaaway sa ating puso, Genesis chapter 3, sa Eva. Nakita natin, kapatid, noong una yung salita ng Diyos narinig nila, verbal, at ipinagbawal ng Diyos
At sinabi na ng Diyos ang dahil lang kung kanilang kakainin yung buong ang kahoy, mamamatay sila. Ganun eh. Binanggit naman ng Diyos ng kompleto. Pero ano nangyari? Nakasalisi ang kalaban sa kanilang puso. Kasi mayroong desire eh. Mayroon silang fleshly desire. Hindi naman inalis ng Diyos yun eh. Hindi naman sila ginawang robot ng Panginoon. Pero nandoon ang babala, nandoon ang mga aral, nandoon ang kautosan. Pero parang sa atin din, di ba? Kompleto naman yung Biblia, di ba? Nandyan yung mga dapat na gawin, nandyan yung mga dapat na sundin, nandyan yung mga paalaala, nandyan yung mga parusa, nandyan yung mga hatol. Pero tingnan mo yung ginagawa ng tao. Ang ginagawa pa rin ng tao, yung mali pa rin. Gusto ng tao yung hatol, hindi yung gantimpala. Ganon din yung kapatid sa atin ngayon. Kompleto naman yung sinasabi ng Diyos, ang tao na lang. Kasi iba nga yung nakalaman sa puso ng isang tao. Iba nga yung desire ng tao. Kaya kapag iba ang discern ng tao sa kanyang kalooban, ay yun ang kanyang uunahin, yun ang kanyang susundin, yun ang kanyang paluluran. Kaya nakikita natin ganun. Yung pandilinang ng kaaway sa ating puso, ganyan yun. Hindi man nakikita ng Diablo ang puso natin, yung mga reaksyon natin, o kaya yung mga salita natin, gusto ko nito, gusto ko noon, gusto ko niyan, kaya yung mga sinasalita natin kapatid, naririnig ng kalaban niya. O hindi man tayo magsasalita. O yung ating mga kilos, yung ating mga reaksyon, makikita ng kalaban yan. Alam nga ng Diablo kung tayo ay masaya. Alam ng Diablo kapag tayo ay naiingit. Alam din ng Diablo kapag tayo ay nagsiselos. Hindi niya nakikita ang puso natin. Yung ating mga reaksyon, tingnan mo yung tao pagka naiingit. Diba labalabas sa labi? Gusto ko niyan. Wala ako niyan. O tingnan mo, di naririnig. Ang iba naman, hindi nga nagsasalita. Titig ka naman ng titig sa magandang damit, magandang sapatos, magandang bag. Hello, mga kapatid. Hindi nga na nakikita ang puso natin, pero nakikita niya yung reaction natin sa ating mga senses. Yan yung napag-aralan ni Satanas sa Genesis 3. Yan gusto ko i-insert. Yung senses natin, buhay. Tayo mga buhay na tao sa physical, meron tayong senses. May senses din, mga kapatid, si Satanas. Alam niya yung Satanas, may senses din siya. Kaya siya nilalang din ang Panginoon eh. Nakita ng kalaban yung senses, naka-open, di ba? Ngayon, sumingit ang kalaban. Siya din sa panahon natin, kapatid. Kahit hindi na nakikita ang puso natin, yung ating mga salita, yung ating mga senses, nakikita niya yung reaksyon natin, kapatid, nagugutom. Hindi naman pag nagugutom. Misa nagsasalita siya, gutom na ako. Pag nagugutom, humahawak sa sikmura. Kasi ninyo, hindi ka nagsasalita nun. Naihingit ka doon sa gamit ng iba. Hindi ka nga nasasabing, uy, naihingit ako. Ang ganda-ganda ng gamit mo. Paano naman ang titig mo doon sa bag? Sa sapatos. Diba? Yung senses, yung paningin, yung ating pakinig, yung ating bibig, mga kapatid. Kaya, yan minsan nakapaglalagay ng, nakapag-i-implant yung kalaban sa puso ng tao. Kahit hindi na nakikita yung ating puso, hindi na napapasok yun. Kaya lang, na, yan nga, through our senses, yan, through our words, reactions, yan. Kailangan ko kapatid, yun naman nangyayari na naiiba yung kalooban natin, yung kaisipan natin, yung mga gawa natin kasi nga, isisingit niya. Okay, mga kapatid? Puputulin muna natin, mga kapatid, itong ating pag-aaral, sarap na pag-aaral. Idudugtong po natin mamaya, mga kapatid, para pa tayo ay, para tayo po'y tuloy-tuloy. Mananalangin po muna tayo pasamantala, mga kapatid. Nakapangyarihan po namin, Ama, salamat po sa aming tinuro mga pag-aaral ngayong pong umaga. May mga karugtong ka po ito. Bigyan niyo po kami ng interest na lalo pang makinig, lalo pang maging bukas sa pagtanggap, sa pag-alam ng karunungan at kalaman. Maging bukas din kami sa mga puna ng Biblia sa amin. Sabi nga ng 2 Timothy 3:16-17, pakikinabangan namin ito tungo sa aming ikapagpapalago, ikatututo na nasa iyo. I-bless niyo po ang aming pong mga pag-aaral na ito, maging ang aming pong panandali ang pagtigil. At mamaya pong alauna, loobin ng Panginoon, makapagpanimula kami muli. At may pagpatuloy namin ang napakagandang pag-aaral na ito. Sa inyo pong aming mataas sa parangal at papuri. Amen.
mga salita at muli pong madaragdagan na naman ang aming mga karunungan at kaalaman at gayon din po ng mga kalakasang pang-espiritual. Sinasama po namin na patumayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang lubusan po naming maunawaan ang mga turo na iyong ipagkakaloob po sa amin na bawang kailangan ng bawat isa po sa amin upang lalo pa po kaming makasulong sa aming mga gampanin habang kami po ay nag-aantay sa pagbabalik po ng aming Panginoong Jesus. At habang kami po ay napapaharap sa mga espiritwal na mga pakikipagbaka, ay kailangan po namin ang mga suportang salita ng Diyos na magbibigay po ng ayuda sa aming pong mga kaluluwa. Nawa sa aming pong pag-aaralan pong gaganapin ito ay patuloy na maunawaan namin at makatulong na malaki sa amin. Nang sa gayon po ay lalo pa po kaming makasulong hanggang sa kahuli-hulihan. Nawa Panginoon na naman pong mga problema at mga sularanin sa aming mga puso at kaisipan ay patuloy niyo pong hawiin. Gayon din po, ito pong aming mga pag-aaralan ito ay lalo pang magpalawak ng aming pong mga espiritual na karunungan at kaalaman at lalo pang makapaganda sa aming sa hinaharap. Patuloy na rin po kaming linisin sa aming mga puso at kaisipan nang sa gayon ay patuloy po naming maisingit ang mga turo at aral na ito na bawang pakikinabangin namin. At sa lahat pa po ng mga kapatiran, kasama man namin o hindi sa mga pagkakataong ito, ay patuloy po maabot ng mga mensaheng ito sa pamamagitan po ng mga kapatid na mga kalagian namin nakakasama sa mga pag-aaral na ito upang nang sa gayon, lahat kami ay magdalang kalakasan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Ang lahat po ng parangal at papuri ay sa inyo naming ipinakakaloob. At patuloy namin isinasamong Espiritu Santo ang sa patuloy na magturo, magpaunawa. At magkapit na mga turo at aral na ito sa aming mga puso upang huwag namin makaligtaan. Ito po ang aming samudasal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Dati magsabi ng amin. Mga kapatid, magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid nating mga manggagawa at sa lahat ng mga kapatiran po natin. At nagpapasalamat nga po tayo sa Panginoon at muli pong naituloy natin ang ating pong seminar. Pagamat nung mga nakaraan ay medyo masama ang panahon dyan, maging dito po ay masama din yung panahon. Ngunit minarapat po ng Panginoon na tayo ay pagkalooban muli ng magandang panahon para ika nga yung ating pong pagpapatuloy sa ating pong pag-aaralan bilang mga manggagawa at mga miyembro ay lalo pang madagdagan tayo sa pamamagitan ng ating mga ginaganap na regular na mga pag-aaralan. Hindi na ako magpapatagal mga kapatid, ang tatalakayin po natin ay ang karibal ng Diyos. Yan po yung ating subject, ang karibal ng Diyos. Ang salita pong karibal, mga kapatid, sa ibang salita ay hinanap ko po itong iba pang pakahulugan sa salitang karibal ay kakompetensya. Meron din pong kahalintulad siya, yung salitang kahati or kaagaw. Yan po yung ating kahalintulad. Yung salita pong karibal, mga kapatid, pamilyar naman tayo doon sa salitang karibal. Ano? Or sa ibang salita ay kakompetensya or kahati. Sa isang malinaw pa rin ay kaagaw. Marahil, pamilyar tayo doon sa salitang iyon.
ginagamit natin ang mga salitang iyon dahil na kikita natin, mga kapatid, na kung sa tao ay nakakaroon po ng kakompetensya, kahati o kaagaw, sa spiritual din pala, mga kapatid, ay posible rin na magkaroon po ng karibal ang Diyos sa atin. Dito po, mga kapatid, sa Biblia, mga kapatid, titingnan natin dito sa may aklat po ng Exodus. Meron tayong titingnan dito sa Exodus chapter 20. Verse 5. Ganito po yung nakasulat, mga kapatid. Exodus chapter 20 verse 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Papapansin natin, Diyos na mapanibuguin. Na aking dinadalaw ang katampalasana ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sagin ng lahi ng mga napopuot sa akin. Mapapansin natin yan, mga kapatid, na nakalagay, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Sa ibang salita, yung mapanibuguin ay siloso. No? Siloso. Yan yung salitang mapanibuguin. Sa ating subject, mga kapatid, ang karibal ng Diyos. Nilino ko po kanina na yung salita pong karibal ay kakompetensya, kahati, kaagaw. Yung pong salitang karibal, mga kapatid, yan po nakakaroon ng paninibugo ang Panginoon sa atin. Kasi kung liliwanagin ko yung salita pong karibal, ay kaagaw sa oras, kaagaw sa panahon, kaagaw sa pagkakataon na marapat nating iukol sana sa Panginoon. Kung hindi po natin na ibibigay yung karampatang oras, karampatang panahon, at karampatang pagkakataon na marapat na iukol sa Panginoon, ang tawag po natin dito, mga kapatid, ay kaagaw. At dito sa mga oras, mga panahon, at mga pagkakataon, na ibabaling natin marahil ito sa mga ibang bagay at hindi natin na ipagkakaloob sa Panginoon. Sa bahaging ito, mga kapatid, dito nagkakaroon ng paninibugo ang Panginoon na dapat sana ang oras, panahon, pagkakataon, sitwasyon ay dapat na ibibigay ng isang manggagawa at na ibibigay ng isang Kristiyano sa Panginoon. Yung salita pong paninibugo, kung bakit siya naninibugo, dito sa lumang tipan sa Exodus chapter 20, kung babasahin natin ang buong chapter na ito, ipinagkaloob ng Panginoon dito ang 10 kautusan sa mga Israelita. Pero nakikita natin, mga kapatid, kahit na nasabi na niya ang mga utos niya sa Israelita, hindi pa rin nila priority na sundin ang mga kautusan iyon. Dahilan sa meron silang ibang pinag-uukulan ng pansin. Meron silang ibang ginagawa. Meron silang ibang inuuna. Meron silang ibang pinaluluguran. Meron silang ibang sinusunod. Kaya doon sa salita ng Diyos na sinasabi na ang Panginoong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, nangangahulugan, mga kapatid, hindi maibigay yung karampatang oras, panahon, pagkakataon, hindi nila maibigay sa Panginoon. Hindi nila magawang mauna, hindi nila magawang masunod, hindi nila magawang mapaluguran yung Diyos na nag-uutos. Kaya, mga kapatid,
ito yung lilinawin natin sa atin ngayon. No? Sa ating kaya, meron akong katanungan na naisip ba natin na magkaroon tayo ng kaagaw? Kasi yung salitang kariban, kakompetensya, kahati o kaagaw. Kung tatanungin natin ang bawat isa sa mga may asawa na katulad ko, na naisip ba natin may kaagaw sa ating asawa? Asawa lalaki o babae, di ba't hindi? Sa may mga kasintahan, o kaya wala pang kasintahan, sa may mga sinisinta, na naisip ba natin may kaagaw? Ang isasagutin natin ay hindi, di ba? Kasi gusto natin, tayo lang. Lalo na sa mga may asawa na katulad ko, no? Ayaw niyang may kaagaw siya sa kanyang asawa na lalaki, o kaya ayaw niyang may kaagaw siyang sa kanyang asawang babae. Dahil hindi nga tama na mayroon tayong kahati o kaagaw sa ating minamahal. At hindi nararapat yun sa ating mga tao. O kaya, nanarising ba natin tayo'y pinagsasabay? Oo. So, hindi rin natin nanaisin yun. Kung meron man tayong asawa, tapos meron pang iba, hindi rin tayo papayag na kahit umuwi pa sa atin, ay pagsasabayin yung karibal at yung sariling asawa. Di ba't hindi tayo papayag? No? Kaya yung may mga number one at may mga number two, sabi ng iba, doon pa rin ako uuwi sa number one. Hindi pa rin papayag kasi ayaw nating mayroong kaagaw or kasabay or kahati. Sa ating mga tao yun, ay hindi talaga natin kinaluluguran yun. Mas lalo sa Panginoon. No? Ayaw ng Panginoon na mayroon pong kaagaw, ayaw ng Panginoon na mayroon pong kahati o kakompetensya. Ayaw rin ng Panginoon sa ating paglilingkod, sa ating pagpapagamit sa Diyos, ayaw din niya na pinagsasabay ang Panginoon at ang ibang bagay. Kaya yung salita pong karibal, mga kapatid, inaklaro natin, ayaw ng Panginoon na mayroong karibal. Kasi pag mayroong karibal ang Diyos sa atin, may kaagaw sa oras, may kaagaw sa panahon, may kaagaw sa pagkakataon, ay hindi natin mapaluluguran ng Panginoon. Hindi natin may papapatuloy na gawin yung mga pinagagawa ng Panginoon. Yun ho yung tendency na mangyari. At sa kasalukuyan natin, mga kapatid, maraming mga manggagawa at mga Kristiyano ang nakakaroon ng kaagaw ang Diyos sa kanila. At yan ay ating liliwanagin pa sa ating mga pag-aaral pa. So, gusto ko rin tignan natin, kapatid, ito nakalagay sa Exodus chapter 20 or Exodus chapter 34 para maklaro natin na ang Diyos ay mapanibuguin. Another verse, 34, sa may verse 14. Exodus 34:14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalay mapanibuguin ay mapanibuguin ng Diyos. O, sa liwanag, mga kapatid, ano? Kasi nga, nabanggit ko kanina sa Israelita, nagama sila yung pinagkalooban na ng kautusan ng Panginoon, lalo na yung pagkakaroon ng ibang Diyos, ayaw ng lumalang yun. Pero ang ginawa nila, mga kapatid, sila ay gumawa ng mga larawang inanyuan, niyukuran, sinamba. At sinabi na nga ng Panginoon, sapagkat siya ang Panginoon na ang pangalay mapanibuguin, ay mapanibuguin ng Diyos. Mapapansin natin, kapatid, yung lumalang ay hindi nila nasasamba, kundi yung mga bagay na nilalang. At itong ibang Diyos na tinutukoy o sa ibang salita na Diyos-Diyosan,
hindi lang siya sumisimbolo ngayon, mga kapatid, sa Diyos-Diyosan. Noong unang panahon, sa panahon ng Israelita, ito ay literal na mga Diyos-Diyosan at gumawa nga rin sila ng mga Diyos-Diyosan noon. At yun ang kanilang sinasamba. Kung aaralin natin ang istorya, mga kapatid, ng Israelita, naging masuwayin sila at ibinaling nila ang mga sarili nila sa mga Diyos-Diyosan. At naging masuwayin sila sa Diyos. At kaya nga sinabi ng Biblia, mapanipuguin sa Diyos. Ayaw ng Diyos na bukod sa Kanya, ay may ibang bagay pang pinaglalaanan ng tao. Halimbawa nga itong Diyos-Diyosan. Doon nila ipinubuhos ang kanilang lakas, ang kanilang puso, ang kanilang pag-iisip. Doon nila ipinagkakaloob ang kanilang mga pagkakataon at hindi sa Panginoon. Kaya yung istorya ng Israelita at ang istorya ng mga Kristiyano sa iglesia natin, sa mga huling araw na ito, mga kapatid, nakakaroon din, mga kapatid, ng karibal ng Diyos or nakakaroon din ang Diyos ng kagaw sa atin. At sa kitla, kapatid, hindi ko pakakatagalan, no? Dahil itong ibang Diyos na tinutukoy, kapatid, hindi lang ito Diyos-Diyosan. Sa mga Kristiyano kasi katulad natin, kapatid, alam na natin na hindi naman tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga rebulto. Alam naman natin ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Ngunit sa ibang salita, meron din pong pinagpatakunan ng pag-ibig ang Kristiyano na higit sa Panginoon. Kasi yung salitang pag-ibig, mga kapatid, na dapat ay ibigay nating buo sa Panginoon, doon nakakaroon ng mga kahati, kakontiktisya at kaagaw. Natanong ko nga kanina, mga kapatid, kung nais ba nating magkaroon ng kaagaw, nais ba nating tayo'y pinagsasabay sa iba, doon sa kriban. Sagot natin siya, hindi. No? Ganon din ang Panginoon. Ganon din ang Panginoon. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang nakalagay po dito sa aklat ng Mateo chapter 10, ito yung mga tila, mga Diyos-Diyosan din sa panahon natin na higit yung pag-ibig natin. Sa mga Christians, kahit nawala na tayo yung Diyos-Diyosan o yung literal na Diyos-Diyosan na mga rebulto o mga larawang inanyuan, isa rin ito, mga kapatid, na spiritual na Diyos-Diyosan. Ang sabi dito sa Matthew chapter 10, sa may verse 37, Matthew 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kasi po ninyo, meeting ko ha, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit, yung sa itang higit, kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o umiibig sa anak na babae ng higit, ayan o, kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung pag-aaralan natin, mga kapatid, masama ba na ibigin natin ang ating mga ama at mga ina? Masama ba na ibigin natin ang ating mga anak na lalaki at babae? Hindi naman po. Pero meron tayong tinitignan dito sa ating talatang nabasa na kung tayo man ay umiibig ng higit, yun, sinabi niya, yung higit, kung ang ating pag-ibig na malaki, yung pag-ibig na mataas na porsyento ay nasa ating mga ama o kaya mga ina o kaya mga anak na lalaki o kaya mga anak na babae, kung nandoon yung mataas na porsyento ng ating pag-ibig, yun po yung hindi karapat-dapat. Doon na naninibugo ang Panginoon. Pero hindi nangamahulugang hindi natin dapat na ibigin ang ating mga ama at mga ina o mga anak na lalaki at babae. Pero wag natin siyang mahalin ng higit kaysa sa Diyos. Doon naninibugo ang Diyos. Ang mga Israelita noon, mga kapatid, higit ang kanilang pag-ibig doon sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay.
kaya po nanibugo ang Panginoon sa kanila? Bukod doon sa Diyos-Diyosa na yon, yung pag-ibig nila mga kapatid sa kanilang mga ama, mga ina, at sa mga anak ay higit din ang kanilang pag-ibig na iniuukol kaysa sa Panginoon. At doon naninibugo ang Panginoon. Sa atin din, mga kapatid, kinaklaro natin ito kung bakit natin sinasabing nakakaroon ng karibal ang Diyos sa atin. Alam nyo, ang pinakamalaking karibal ng Diyos sa atin o kaagaw ay mula sa ating mga mahal sa buhay. Kung ito ay minamahal natin ng higit kaysa sa Diyos. Kasi pag minahal natin ng higit ang ating ama at ina, o kaya ang ating anak na lalaki at babae, siyempre, higit na sila yung ating paluluguran. Higit na sila yung ating bibigyan ng oras, bibigyan ng panahon, bibigyan ng pagkakataon. At yung ating oras, panahon, pagkakataon, dapat ay maiukol sa Panginoon. Maaaring maibigay man natin, kaya lang, hindi na natin maibibigay ng buo, o kaya, mahahati na. Kumbaga, ang nais ng Panginoon ay magawa natin siya ng buo. Pero kapag ka higit ang ating pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay, siyempre sila yung ating paluluguran. Halimbawa, pero silang nais na ipagawa sa atin, at kung naroroon ang ating malaking pag-ibig sa kanila, sunod lang tayo ng sunod. Lalo na kung halimbawa, hindi naman sila mananampalataya, hindi naman sila Kristiyano, kasi may mga mahal sa buhay tayo, hindi mananampalataya. Kung doon natin iuukol ang ating higit na pag-ibig sa kanila, doon din natin maiuukol mga kapatid yung mga pagkakataon para paluguran sila. Kaya nga nakalagay sa Biblia mga kapatid na ang ating magiging mga kaaway ay ating sariling kasambahayan. Tignan ninyo, yakyat ko lang sa may verse 36. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Kasi kung pag tayo ay totoong iibig nga sa Panginoon, sila naman mga kapatid ang maghahabol sa atin. Kaya nga sinasabi ng Biblia eh, bisan hindi mauunawaan ang ating mga mahal sa buhay kung ang Panginoon naman ang higit nating iibigin. In reverse, kung higit naman nating iibigin ang ating ama at ina o ang ating mga anak na lalaki at babae, hindi naman natin maibibigay ang para sa Panginoon. Mga kapatid, ito yung mga halimbawa lang. Kasi ang higit na pag-ibig na binibigay natin sa magulang, yun nga, yung ina at ama, anak, asawa, kamag-anak, ari-arian, kayamanan, trabaho, negosyo, ambisyon, profesyon, o kaya itong mga kasintahan, o maging itong pag-ibig sa sariling laman at pag-ibig sa sanlibutan. Kung higit, mga kapatid, ang ating pag-ibig dito, ito po yung mga nagiging karibal ng Diyos sa atin. Hindi ito Diyos-Diyosan, mga kapatid, na larawan o mga ribulto, ha? Pero sa espiritual na mga karibal, sa espiritual na mga Diyos-Diyosan, kasi ito yung iniibig ng mga tao na nagiging kaagaw ng Diyos, kaya hindi maibigay ng tao yung kanyang buong oras, buong panahon, buong pagkakataon, buong paglilingkod sa Panginoon. Ito yung inilagay na halimbawa ng Biblia. Kaya nga, sinasabi niya na mapanibuguin siyang Diyos. Kaya sa naninibugo, kasi nahahati or naaagaw yung oras, yung panahon, pagkakataon, yung paglilingkod na dapat sana ay maiukol sa Panginoon. Kasi sa panahon natin kapatid ganyan, no? Yung itinuturo ng Biblia na nagiging
kariban ng Diyos sa atin. Higit na iniibig ng Kristiyano, kuminsan, yung magulang, kaya yung magulang ang pinaluluguran. Minsan yung anak, no? O kaya yung asawa, yun ang pinaluluguran. Nakalagay rin niya sa 1 Corinthians 7, eh, no? Na ang may mga asawang lalaki at mga babae, ang kanilang higit na napaluluguran ay hindi ang Diyos, kundi ang kanilang mga asawa. Kasi yung pag-ibig nila na higit ay naroroon. Hindi naman masamang ibigin, pero wag palang higit. Kaya tayo ang makakabalansin dun sa puso natin kung alin ba ang lamang sa puso natin na ating iniibig sa pagkakataon na patulad nito. Ang iba, ang kanilang higit na nasa puso nila, na iniibig nila, yung ari-arian. Ang iba, mga kapatid, kayamanan, nandun yung puso nila eh, na iniibig nila eh, ng higit. Ang iniibig nilang higit, yung trabaho. O kaya, ito mga negosyo, ito yung mga nagministulang mga kaagaw, kahati or karibal. Mga kapatid, at yan ay nakikita rin natin sa panahon natin ngayon. Di ba? Maraming mga Kristiyano ay hindi nga sila tuloy-tuloy na makadalo. Alam niyo kung bakit? Ang laman ng puso nila, mga kapatid, ay napapalitan eh. Inuuna nila yung ari-arian nila, inuuna nila yung mga mahal nila sa buhay, inuuna nila yung mga trabaho, inuuna nila yung mga negosyo. Kasi ninyo nyo, mga kapatid, pag tayo ay nag-aanyaya sa mga pagkakatipon po natin, lahat ba, mga kapatid, ay nakaparoroon? Di ba sinasabi nila, meron akong trabaho, walang maiiwan doon sa aking negosyo. O, di ba? Napapansin natin gano'n, mga kapatid. Diyan nagkakaroon ng paninibugo ang Panginoon na dapat maiukol ng tao yung kanyang oras, yung kanyang panahon, yung kanyang pagkakataon sa Diyos, dahil kailangan siyang gamitin ng Diyos. At the same time ay palalakasin sana siya ng Diyos. Paglulusugin sana siya ng Diyos. Paghihinugin sana siya ng Diyos. Pero wala siyang panahon sa kanyang kanuluwa. Kaya yung laman ng puso ng tao na higit niyang iniibig, yun na nagiging kariban ng Diyos sa atin. Alam ko, klaro na sa inyo, mga kapatid. Ito mga magulang, anak, asawa, ari-arian, kayamanan, trabaho, negosyo, ambisyon. Isa niya ng mga kaagaw. Kaya hindi nila maibigay sa Panginoon yung kanilang mga paglilingkod, yung kanilang mga pagpapagamit ng lakas at buhay, yung pagbibigay ng oras at mga panahon. Ano pa? Itong pag-ibig nila sa salibutan, malaki yung prosento nito. Pag-ibig niya sa kanyang sariling lamang, o kaya doon sa mga sinisinta. No? Yan yung ayaw ng Panginoon. So, pwede nating ibigin din sila, pero huwag higit. At alam ng Panginoon, bisan ay ano po eh, nasusubukan tayo ng Panginoon kung alin ang ating inuuna. Kasi kung ano yung mas matimbang sa ating mga puso, yaon ang ating inuuna, sinusunod at pinaluluguran. Ulitin ko ha, kung ano ang mas matimbang sa ating puso, yung sinasabi natin kanilang pagmamahal ng higit. Kasi pagka kung ano yung nasa puso natin at higit nating minamahal, yun ang ating uunahin, yun ang ating susundin, yun ang ating paluluguran. Kaya, kung ano ang mas matimbang sa ating puso, yun ang ating inuuna, sinusunod at pinaluluguran. Yan na nilibugo, mga kapatid, ang ating Diyos. Yan yung tinutukoy niya na meron tayong ibang Diyos. Yung sa ipang meron tayong ibang Diyos, meron tayong ibang higit na iniibig. Kaya kung meron tayong higit na iniibig at yan ay natatangi sa ating puso, yan ang ating uunahin, yan ang ating susundin, yan ang ating paluluguran. Mga kapatid, ganun yun. Ganun yun. Kaya kung titignan din natin ang Matthew chapter 6:21, tingnan natin.
sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang inyong mga kayamanan, doon naman doroon ang inyong puso. Klaro ba, mga kapatid? Ito yun laman ng kanyang puso eh. No? Bukod po, mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, ama, ina, asawa, anak, nabanggit natin kanina, ari-arian, kayamanan, trabaho, negosyo, ambisyon, profesyon, sariling laman, sandibutan. Mga kapatid, kung yan ang nakalaman sa puso natin ng higit sa Panginoon, yan yung magiging karibal ng Diyos sa atin. At ang Diyos, ang inibugo sa atin kasi hindi natin maibigay yung para sa Panginoon. Sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang inyong mga kayamanan, doon naman dumuroon ang inyong puso. Another example yan. Kanina doon sa may Matthew chapter 10, kung ang higit nating pag-ibigay sa ama, sa ina, sa anak na lalaki at sa babae, hindi tayo maaaring maging karapat-dapat sa Panginoon. Ito din. Kung ang nakalaman naman sa puso natin na higit, hindi nga ama, hindi nga ina, pero nandun naman yung kayamanan sa sumisimbuluyan sa mga material na mga bagay, sabi niyan, doon din doroon ang ating mga puso. So nawawala yung puso niya sa Panginoon. Tama ba? Alam kong naunawaan natin niya. Pero kinaklaro natin, kasi kung ano yung nilalagay natin sa puso natin, di ba dapat ang Diyos ang siyang pangunahin, siya yung talagang higit. Minsan napapalitan yun. Ang pag-ibig natin ay naililipat natin sa iba. At minsan nga, mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay nawawala. O kaya, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay lumalalim. Diba? May nakalagay sa Revelation chapter 2, verse 4. Ang pag-ibig ng marami ay lumalalim. Kung lumalalim ang pag-ibig ng tao sa Panginoon, sana uuwi. Yan nga, yung pag-ibig ng higit sa ama, sa ina, sa mga anak na lalaki at babae, sa mga kayamanan, sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa sariling laman, sa sanlibutan. Mga kapatid, yun po ang pumapalit sa puso ng isang tao. Kaya sa ating mga manggagawa at mga kapatid sa Panginoon, marahil ay pinapapaalalahanan lang tayo ng Panginoon kung alin yung higit na nakasentro sa puso natin. Ang Diyos ba? O itong mga halimbawang pinabanggit sa atin ngayon? Hindi naman po masamang magmahal o kaya umibig. Pero hindi natin dapat na gawin palang higit ang anumang mga iniibig natin kaysa sa Panginoon. Dapat mataas ang pag-ibig natin sa Panginoon at hindi kailanman dapat na maipanggay pala yung pag-ibig natin sa ating mga iniibig kumpara sa Panginoon. Dapat ma-sure natin sa puso natin napakataas ng porsyento ng pag-ibig natin sa Panginoon at hindi natin dapat na ipantay o kaya ipalit yung ating pag-ibig sa Diyos sa ibang bagay dahil siya ay maninibugo sa atin. Hindi siya matutuwa, hindi siya malulugod. Dahil hindi nga natin magagawa yung dapat natin gawin sa Panginoon na kanyang ipinagagawa dahil ang ilalagay nga natin sa puso natin ay iba. Tulad nito, oh, sapagkat kung saan naroon ang inyong mga kayamanan, doon naman dumuroon ang inyong puso. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya kung anong laman ng ating puso, kung saan naroon ang ating mga kayamanan, doon dumuroon ang ating puso. Kung ang laman ng puso natin ay higit yung pag-ibig sa ama, ina, anak, asawa, ay sila yung higit nating mapaluluguran at hindi natin mapapaluguran ng Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, nakapansin natin eh, pag kami nagsasabi mga kapatiran natin, halimbawa, pupunta sana sa gawain, ayaw ng asawa ko eh, tingnan mo, sino nasusunod? Sabi ng mga magulang, huwag kang umatin dyan, tingnan mo, sino nasusunod? Ano nasusunod? Yung mga magulang. Kahit na tama naman ang tayo ay maglingkod, kahit na tama naman tayo ay lumalo at makinig ng mga salita ng Panginoon. So, kung ano yung higit doon sa puso ng tao, eh kapangyarihan yun para makapagpapigil. Ganun yun eh. Sa ibang banda, halimbawa, ang importante ay trabaho, negosyo, kayamanan,
may kapangyarihan na makapapatigil sa atin sa mga ipinauuna ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Gaya ng ano, lalaking mayaman sa parabola ng Panginoon. Sabi niya, nagawa niya lahat ng mga ipinagagawa ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, Ama, meron pa. Tingnan mo lahat ng iyong ari-arian pagkatapos sumunod ka sa akin. Ano nangyari doon sa mayamang lalaki? Siya ay namanglaw dahil hindi na kaya na iwala sa kanyang puso kasi nandun ang kanyang pagpapahalaga, nandun yung kanyang ibinuhos sa panahon at oras. Tapos sasabihin ng Panginoon ay ipamahagi sa iba pagkatapos na paglingkod siya. Mga kapatid, nakita natin na pinakita ng Panginoon kung ano ang nasa laman ng kanyang puso. Tulad nitong sinasabi natin ngayon sa Matthew 6 verse 21. Sa Matthew 6 verse 24, meron din yung follow-up eh. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Yung sabay. Pwede mang kasabayin. Sapagkat kapopootan niya ang isa. Ayun o, kapopootan ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya ay magtatapat siya sa isa. Yun o, at mawawalang halaga ang ikalawa. Tapasin ninyo, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kung papasinin natin ha, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya ay magtatapat siya sa isa, o kaya ay pawawalang halaga ang ikalawa. Halimbawa, nasa Diyos ka tayo. Kung ang hikita pag-ibig natin ay mauuwi sa mga magulang, o kaya sa mga anak, sa trabaho, sa negosyo, sa kayamanan, sa ari-arian, tingin niyo mga kapatid, makapagtatapat na tayo sa Panginoon kung yun ang ating higit? Ang sagot po ay hindi. Naiibig ba natin ng Panginoon ang higit? Kung ang ating damdamin o ang ating kalooban, ang higit nating iniibig ay ang mga mahal natin sa buhay, mga kayamanan, mga trabaho, negosyo, ambisyon, profesyon. Mga kapatid, ang sabi diyan, kapopootan niya ang isa, iibigin niya ang ikalawa. Magtatapat siya sa isa at mawawalang halaga ang ikalawa. So, hindi pwede talagang sabay. Kaya kung mapapansin natin, mga kapatid, yun na lang activeness sa gawain sa Panginoon. Pag mayroon pong mga nakahati sa puso natin, nangyayari kapatid, hindi na natin nagagawa yung pakatalo, yung dating init natin sa pagdalo, diba? Yung ating dating init sa pagbubulay, pag-aaral ng salita ng Diyos, yung dating init natin sumusuporta tayo sa gawain ng Diyos, nababawasan kasi nga nahahati. Pasinin po ninyo mga kapatid, yung mga dating active, nagiging inactive. Yung dating masipag na sumuporta po sa mga gawain, nagiging inactive sa pagsuporta sa mga gawain. Yung dating mga marurugdog, mga maiinit po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Napapasin natin kapatid, ano na eh, yung mga tumatamblay, nagbabago na. Kasi nga, ito yung nakalagay sa Biblia. Mahirap makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kinaklaro lang natin kahit na alam na natin ito. Sa bahagi ng mga manggagawa at sa mga bahagi ng mga kapatiran natin, ganito. Kaya, siyasatin natin mga kapatid yung kaloob-looban ng ating mga puso. Kung sino nga ba ang pinakapangunahin sa ating mga puso? Ang Diyos pa na pumili at tumawag sa atin? O itong mga bagay na ating iniibig at minamahal, katulad ng mga halimbawang nabanggit natin. Uulitin ko ha, hindi naman masama na ibigin ang mga ama at mga ina, mga mahal natin sa buhay, at ang mga ibang bagay pa. Pero hindi karapat-dapat na siya ay ibantay o kaya maging higit sa ibang bagay. Dapat ay sa Panginoon. Siya yung nasa top, siya yung nasa taas, siya yung pangunahin sa ating mga puso. Siya yung pinaka doon sa puso natin. At yung mga ibang bagay, mga kapatid, na mahalaga din sa atin ay pangalawa lang o kaya panguli. Ngunit ang pangunahin o kaya nasa una ay walang iba ang ating Diyos. Pero nangyayari ngayon, mga kapatid, yan ay
ginagawa ng paraan ng kaaway, no? Sinisingit na yan, mga kapatid, sa puso ng isang tao para hindi niya maibigay ang sarili niya sa Panginoon. Meron akong babasahin sa inyo, sandali, mga kapatid, ha? Sa may Jeremias chapter 17. Yung puso kasi natin, kapatid, madali siyang madaya. Sinasalitan ng kaawayan. At ang isinasalitang kaaway sa ating mga puso, para hindi natin matanggihan, gaya ng ating mga mahal sa buhay, hindi natin matatanggihan yun. Ito mga kayamanan, negosyo, trabaho, ambisyon, eh, lahat yan mahalaga sa atin eh. Mahirap yan tanggihan. Yan ang isinasalitang kaalaban sa puso natin. Tingnan nyo yung ginawa ni Satanas kay Eva sa Genesis 3. Kahit mahigpit na ipinagbabawal yung bungang kahoy na huwag kainin, bakit nagawang makain niya yun? Nadaya ang kanyang puso. Siya din, mga kapatid, sa atin, pinapalitan ng kaaway yung dapat na gawin ng isang tao sa Panginoon. Nung una, mga kapatid, alam na alam nila yung bungang kahoy na ipinagbabawal. Bandang uli, kapatid, kahit na ipinagbabawal, ay nagawa pa rin niyang kainin, nadaya ang kanyang puso. Gawa ng kanyang laman. No? Mga kapatid, sa atin, ganun din, may isinasalit din ang kaaway. At ang isasalit niya sa puso natin, mga kapatid, ay hindi rin iba sa atin. Yung mahalaga din sa atin. Kaya minsan nahahati, nakakaroon ng kakonfidensya, nakakaroon ng kaagaw, hindi natin na ibibigay o naiuukol ang para sa Panginoon. At minsan ka, may pangyayari pa nga, di ba mga kapatid? Hindi na nakakadalo, dating mainit sa pagdalo, dating nakapagbubulay, hindi na nga nakapagbubulay. So, sa ibang bagay na dadala o naibibigay. Oh, di ba mga kapatid? Dating nakakasuporta, pero ngayon hindi na nakakasuporta. Bakit? Kasi wala nang panahon, o kaya nahahati ng panahon. Oh, naririnig natin mga kapatid, mga alibay na lang. Sa Biblia, kapatid, mamaya babasahin ko yan para maging biblical itong pag-aaral natin, kapatid, kasi dapat biblical eh, para walang butas, no? Sa Jeremiah 17, mga kapatid, verse 9, tingnan natin ha, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat ng bagay at totoong masama, sinong mga kakaalam? Meron bang ibang nakakaalam ng puso natin, liban sa Panginoon? Di ba siya? Alam niya lahat? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat ng bagay. So, sangkap ng ating katawan, tinukoy ng Biblia, mga kapatid, ang ating puso. Alam kasi ng Diyos yung laman ng ating puso. Tulad ang nakalagay sa Matthew 6 na sinabi ni Mateo, kung saan dumuroon ang ating kayamanan, doon dumuroon ang ating puso. Kaya mga kapatid, ang puso pala natin pwedeng maglaman ng maraming mailalaman. Bukod sa Diyos na pwede natin ilagay sa puso, meron pang inilalagay sa puso ang isang tao ng higit kaysa sa Diyos. Yun nga, ng mga binabasa natin at mga inaaral natin. Kaya nga sinasabi niya, ang puso ay magdarayan ng higit kaysa sa lahat ng bagay at totoong masama, sino nakakaalam. Halimbawa ko nga si Eva, na sinasabi ko nga sa atin, nagawa niyang makasaway sa Diyos kahit na alam niya yung ipinag-uutos ng Diyos, yung kautosan ng Diyos. Yung dating bawal sa puso niya, nasaway niya, yung ipinagbabawal, ayun. Ang consequences, mga kapatid, nagalit ang Panginoon sa kanilang mag-asawa dahil nga napalitan. Yung ipinagbabawal ng Diyos ay ginawa pa rin nila, sinaway pa rin nila. Ganun, mga kapatid. Sa atin din, ganyan din. Yung puso natin, mga kapatid, ay nadadaya. Nadadaya ng ating higit na pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Gaya ng ama, ina, o kaya sa mga anak. Kaya minsan nagiging makalaman yung ating pag-ibig sa kanila. No? Yung pagiging spiritual natin, mga kapatid, lumalambot. Yung pagiging makalaman na pag-ibig natin sa mga mahal natin sa buhay, yun ang umiiral. Kaya nga, mapapasin din natin, mga kapatid, eh, kahit na panglaman at pangmundo na, yung mga ginugusto nila, pati tayo, napapaibig. Kasi nga,
yung higit na pag-ibig natin ay nauuwi sa kanila. Bukod doon, itong mga trabaho, mga negosyo, mga ari-arian, mga kapatid, kahit wala silang buhay, kung titignan, kung sila ay kailangan ng tao, yun ang naisasalit ng kaaway sa puso ng isang tao. Kaya, yun ang higit na inuuna ng mga tao. Kaya ang iba, di ba, kaya nga hindi nga makapaglingkod ng tuloy-tuloy kasi kailangan daw ng material, kailangan daw ng salapi. Tingnan mo, taago yung kanyang oras at panahon. Ang iba naman, ay hindi rin muna sila makakadalo ng mga seminar, ng mga pagsamba, kasi daw, yung mga amo nila, ayaw din silang payagan kasi nagraras daw sa kanilang mga produksyon. Napapasinin niyo mga kapatid. Kung papasinin natin, maliliit na mga bagay yan. Kaya lang, umaagaw ng ating oras, umaagaw ng ating panahon, umaagaw ng ating mga pagkakataon na dapat sanang iukol sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating paglilingkod, sa ating pagkapagamit sa Diyos. Ang nangyayari, mga kapatid, ay napapabaling sa ibang bagay. Marahil, mga kapatid, ay pinakikita ng Diyos sa atin ito at pinasasalamin ng Panginoon sa atin ito. Wala namang masama, mga kapatid, na ito'y ating aralin dahil sa mga huling mga araw, mga kapatid, idadivert ng kalaban ng ating mga puso sa ibang bagay. Iaalis niya sa Panginoon. Ulitin ko ha, sa mga huling panahon, idadivert ng Diablo ang ating mga puso sa ibang bagay at iihiwalay sa Panginoon. At nangyayari na nga ba, mga kapatid? Nangyayari na nga ba? Nangyayari na, mga kapatid. Kaya ang tendency sa kaluluwa natin, nanlalamig. Kasi hindi nila nagagawa yung para sa spiritual eh. Ang tendency, mga kapatid, magiging irresponsible na sa kanyang mga duties and obligation. Bakit? Kasi hindi na nila ibibigay ang kanyang time, yung kanyang availability sa Panginoon at sa ibang bagay na lang na uuwi. Ganun yung kapatid, no? Basahin nga natin, mga kapatid, ito nakalagay sa Lucas chapter 16. Lucas 16. Basahin natin. 16 verse 9. Sa Lucas 16 verse 9. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan upang kung kayo'y magkulang ay kaniyang tanggapin kayo sa mga walang... Okay, teka, sorry. Iba itong verse na ito. Okay. Balikan nga natin mga kapatid, sandali ha. Yung Matthew chapter 6:24. Balikan lang natin ha. Sa Matthew 6, mga kapatid, balikan lang natin, verse 24. Ang sabi niya, oh, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o kayo magtatapat siya sa isa, o pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Gusto kong unawain natin dito, kapatid. Pwede bang pagsabayin, mga kapatid, yung ipinagagawa ng Panginoon at yung mga ibang bagay na ginagawa natin? O di bang pagsabayin? Di ba't hindi? Sabi nga, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Minsan, ang versus ng Diyos sa ating kapatid, hindi lang kayamanan. Minsan, mga mahal natin sa buhay. Minsan, ang versus ng Diyos, trabaho. Minsan, ang versus ng Diyos, mga kapatid, yung ating pag-ibig sa ating sariling laman. Minsan, ang versus ng Diyos, mga kapatid, ay itong sanlibutan. Minsan ang versus ng Diyos, mga kapatid, ay itong ating mga profesyon. Minsan ambisyon. Minsan naman yung ating mga girlfriend at boyfriend. Yan minsan ang aversus, kumbaga. Dapat hindi. No? Pero ang nangyayari nga, kapatid, hindi nga kayo makapaglilingkod sa Diyos at mga kayamanan. Hindi pwedeng paglingkuran ng sabay. Meron talagang magiging angat. Kaya dapat, ang maging angat pala, yung nasa taas, walang ibang Diyos. At liban sa kanya, mga kapatid, hindi yung mga mahal sa buhay, hindi yung negosyo, hindi yung trabaho, hindi yung ambisyon, hindi yung profession, bagamat ito'y mahalaga.
hindi po yung sandibutan, hindi po yung sariling laman, hindi po yung kasintahan, bagamat ito'y mahalaga, pero hindi siya dapat ang nakapwesto sa itaas ng ating puso, hindi sa iyong pangunahin. At yun po yung mga dapat nating aralin pala, mga kapatid, sa kalooban natin. Kasi kung anong mas matimbang sa ating puso, iniulit ko lang, yun ang ating pong uunahin, yun ang ating susundin, yun ang ating paluluguran. Sa Lucas, mga kapatid, ito yung gusto ko pong basahin natin. Sa Lucas chapter 14, tingnan niyo po itong mga halimbawa na naging karebal ng Diyos. Sa Lucas chapter 14, sa parables of great banquet, meron ganitong senaryo, mga kapatid. 14:18. Itong mga pinag-aaral natin, mga kapatid, ay ano ito, biblical ito. At ito yung isingisingit ng kalaban sa puso natin. Kasi pag nakita ng kalaban sa puso natin na may puwang, inilalagay niya sa puso natin ito, hindi lang natin ito namamalayan. Hanggang sa yung ating oras, yung ating panahon, yung ating pagkakataon, hindi na natin naibibigay ng buo. Kasi nga, sa iba na natin naibibigay, nailalaan. Sa Lucas 14:18, pakikita ko sa inyo kapatid, 18 ha? Lucas 14:18. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang magdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid. Napasigin niya, bumili ng bukid. Ari-arian yan. Bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tignan. At ipinamamanik ko sa iyo na pagpa-umarinan mo ako. Doon sa hapunang ipinag-aanyaya sa kanya, yung aliping pumaroon sa kanya, pinagbigyan niya ba? Hindi. Bakit? Kasi bumili daw siya ng bukid at kailangan niyang tingnan yung bukid. Kaya hindi siya makaparoroon, pagpaumaninan mo ako. Yun ang sabi na doon sa aliping sinugo sa kanya. Diba yung iba ganun, babalaw sa bukid, literal. At yung bukid ngayon, mga kapatid, sa mga sumisimbolo na binibili ng tao sa mga property o mga pag-aari. Ganyan din yan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Kaya nawawalan din sila ng panahon. Sabi dyan eh, excuse me, pagpaumaninan mo ako, hindi ako makakaparoon. Sa 19, mga kapatid, meron pa eh. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na baka, lalaki. At paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanik ko sa iyo na pagpaumaninan mo ako. Hindi rin ito nakaparoon doon sa hapon ng ipinagpapaanyaya sa kanya sa pamamagitan ng sinugo sa kanila na sila'y pumaroon. Hindi rin makakaparoon. Anong dahilan niya? Bumili siya ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. Sa sumisimbolo yan na bumili ng mga baka. Pwedeng yung mga baka na yan na binili, sariling pag-aari din yan o sa ibang salita, mga trabaho din yan. Ilan sa panahon din natin yung ganito na nauulit lamang ito. Hindi sila makaparoon itong bumili. Hindi siya makaparoon. At kinakailangan daw niyang subukin ang kanyang binili na mga baka. Sumisimbolo din niya, mga kapatid, sa panahon ngayon na pinabuukulan ng panahon at pansin ng mga tao. Kaya, sinasabi din nila, wala, pasensya na, sis, pasensya na. Hindi ako makakaparoon, hindi ako makakapunta. Kasi, anyway, may kausap akong tao. Importante lang talaga itong tatrabahuhin ko. Kahit yung gawain sa Panginoon ay napakahalaga, napaka-importante, na ipagpapalit o kaya na ipagpapaliban ng tao sa ibang bagay. Napansin po nila, kapatid. Pag ang puso ng tao ay ganito na, hindi nila maiukol sa Panginoon. Kaya bilib tayo doon sa mga ibang kapatiran natin. Kahit may mga trabaho, may mga negosyo, pagka may mga gawain tayo, isinasampa din nila. Meron tayo mga kapatiran dyan, nag-o-opisina, ang iba dyan pumapasok sa ospital, ang iba dyan ay gumagawa ng bahay, ang iba dyan ay estudyante, gumagawa ng module. O, diba? Ang iba dyan ay talagang malalaki ang mga negosyo. Pero pagdating sa mga gawain sa Panginoon, pagsamba, mga seminar, mga conferences, mga gawain sa Panginoon, nagagawa nila, mga kapatid, ano yan?
iwanan yan pansamantala at inuunan nila yung ipinagagawa ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang laman talaga ng puso nila, ang pangunahin nila ay ang Diyos. Pangunahin nila, mga kapatid, yung pagkapalago ng kaluluwa nila. Pangunahin nila yung pagganap ng obligasyon at responsibilidad nila sa Panginoon. Amen ba, mga kapatid? May mga nakakagawa naman ng ganyan eh. Pero yung iba, natatali ng trabaho, natatali ng negosyo, natatali ng ari-arian. Natatali sila, mga kapatid, sa eskwelahan, natatali sila sa kanila mga amo. Maraming halimbawa, mga kapatid, may kumasabi. Oh, na dati-dati naman, nagagawa naman nila na talagang unahin yung ipinagagawa ng Panginoon. Yung oras nila, yung panahon nila, yung pagkakataon nila na ibibigay sa Panginoon. Pero nung masingitan ng kalaban ng mga puso nila, ngayon nga, binubulgar natin, isinisingit ng kalaban na nangakala natin, normal lang ang mga ganyan mga bagay, lalo na sa mga huling araw na tayo. Dapat nga po, kapatid, lagi nating sinasamantala na meron tayong mga pag-aaral. Kasi po, pagdating ng panahon, hindi na natin magagawa ang ganito. Yan ang sinisingitan ng kalaban para huwag nating maiukol yung panahon sa paghahanda ng ating kaluluwa, sa pagpapalakas, pagpapatatag, pagpapalago, para tayo ay maging bubot, maging ilaw, na mga Kristiyano, para hindi natin mapaghandaan talaga yung kaligtasan natin. Ganon kasimple, kapatid, na tayo ay nadadaya, mga kapatid, ng kalaban. Pero ngayon, kapatid, sana hindi na tayo nadadaya kasi binubulgan na ng Diyos sa atin eh. Kung ano yung mga karibal na nais ng Diyos sa ating alamin sa sarili natin at tayo mismo ang gumawa ng kaparaanan para hindi ito manatiling karibal ng Diyos sa atin. Amen ba, mga kapatid? Ano pa yung nakalagay din eh, no? Sa Lucas chapter 14 ito ha, 18, 19, dito tayo sa 20. Ano sabi niya sa 20? At sinabi ng iba, bago akong kasal, kaya nga hindi ako makaparoroon. Pasingin niya. Yung mahal sa buhay, bagong kasal lang, hindi na siya makakaparoon. Samantalang yung imbitasyon ay hakuna naman. Kasi nga, ang laman ng puso niya, mga kapatid, hindi yung panyaya ng Panginoon. Ang laman ng puso nila, mga kapatid, yung pinahahalagahan nila, na doon nila, higit na inilagay ang puso nila. Mga kapatid, yan po'y malinaw na halimbawa na patungkol, mga kapatid, sa mga kayamanan, trabaho, negosyo, ambisyon, profesyon, o itong mga kailangan natin sa sanlibutan, yung ating sariling laman, yung sumisimbolo yan, kapatid. Yung sariling pita, yung ako'y bagong kasal, oh, mahalaga sa kanya yung kanyang laman. Yan yung mga example ko, kapatid, ng mga verses. Sana nare-review natin yan. Sa mga binata at mga dalaga, yan, yung ating paghanga, hindi naman masama. Yung magkaroon tayo ng girlfriend, boyfriend, pagdating ng panahon, hindi naman masama. Pero hindi siya ang makagulo ng puso at kaisipan natin. Kung meron kang hinahangaan, o kaya gusto mong ligawan, hindi ka pa naman talaga mature sa spiritual, huwag muna. Unahin muna magpalago ng kaluluwa. Huwag tayong matulad doon sa mga iba na maagang nagsipag-boyfriend, nagsipag-girlfriend, ang iba maagang nagsipag-asawa, o nasa na sila ngayon. Kasi hindi pa naman talaga malago ang kanilang mga kaluluwa. Nag-suffer ang kanilang mga paglilingkod. Kaya tuloy na magkapamilya sila, ang kanilang panahon at oras at pagkakataon sa naiukol sa kanilang anak, sa kanilang pamilya, sa paghahanap pera. Iniwanan nila ang pagiging manggagawa. Iniwanan nila ang pagiging lingkod ng Panginoon. At ang kanilang kinahulugan, mga kapatid, ay ang mga bagay ng sanibutan. Yan ay mga malilinaw na mga kahalimbawaan. Ngunit hindi naman ipinagbabawal na magkaroon ng kasintahan, maligaw, pero sa takdang panahon. No? Hindi mo na nag-iisip na mabuti. Doon sa mga pamilyadong tao na kagaya namin, hindi mahirap o hindi madali, ibig sabihin. Natural, merong mga bituka ang ating mga mahal sa buhay. O, kinakailangan magtrabaho, kinakailangan magnegosyo, kinakailangan... Kaya pagka hindi talaga malalim ang ating pundasyon sa Panginoon, marahil, mga kapatid, tulad dun sa maraming mga kapatid na dati ay aktibo sa Panginoon pero nagiging inaktibo,
mapapalitan ang kanilang mga desire na mga ukol sa pangangailangan pang pamilya, pang material, at mga pang sarili. At doon nakakasalisi ang kalaban sa ating mga puso. Na akala ng marami, ito ay normal pa na nangyayari, lalo na sa mga huling mga araw na tayo. Inaagaw nga ng kaaway yung ating mga atensyon na dapat sana ay maibigay sa Panginoon. Sa paano paraan? Ito nga. Isinisingit niya sa puso natin pag nagkaroon ng puwang at nakita niya, mga kapatid, na ito yung ating nais na i-priority. Yan. Ipapasok niya unti-unti na pahalagahan natin ang mga ito hanggang sa tayo ay hindi na makapagpahalaga sa mga bagay na ukol sa ating kaluluwa, ukol sa paglilingkod, ukol sa pagpapagami sa Diyos. Ganito ka-effective, mga kapatid. Ito yung mga verses. Sa parabola ng Panginoon, lahat sila nangagdahilan. Napansin niyo, Lucas chapter 14. Sumagdangan sila, di ba? At sa panahon natin, ganito din, nahahablangan din, di ba, mga kapatid? Bukang bibig nila, na hindi naman kami nawawala sa Panginoon, kaya lang, hindi nila naibibigay yung panahon nila sa Diyos. Di ba? Ganyan po ang nangyayari. Meron pang iba eh, nangangako sila eh. Sabi niya, ibigay lang ng Diyos sa akin itong kailangan kong ito. Alam nga, ako'y maglilingkod sa Panginoon. Naibigay na ng Panginoon sa kanila yung hinihingi nila. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi pa rin nila maibigay yung kanilang oras at panahon sa Diyos. Amen ba, kapatid? Ang iba, ang dami ng pera. Dapat. Sapat na makapaglingkod. Hindi pa rin makapaglingkod. Kasi nga, ang puso nila, nandun na sa pera, nandun na sa mga trabaho, nandun na sa mga negosyo, nandun na sa mga pag-aari. Pansinin ninyo, mga kapatid. Maganda lang sila magsalita, pero nagiging alibay na lang nila yun. Pero sa katotohanan, kapatid, dapat na mas maluwag ang kanilang panahon at pagkakataon na makapagpagamit sa Diyos dahil meron na nga sila, ay hindi pa rin makapaglingkod. Kasi nga, ang puso nila, hindi naman talaga ang Panginoon ang kanilang higit, kundi ang mga bagay na mahalaga sa kanila, yun ang kanilang ginagawang higit. Eh, yung po nakalagay sa Biblia, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Dapat ang Panginoon natin, isa lang. At ang isa dapat, hindi siya Panginoon. Pag parehas ginawa nating Panginoon, Panginoon ang kayamanan, at Panginoon din ang Diyos, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya dapat isa lang ang Panginoon natin, yun Diyos lang. Siya ang pangunahin sa puso natin. At huwag natin siyang lagyan ng kahalili, o kaya huwag natin siyang lagyan ng kariban, o kaya huwag natin siyang lagyan ng kapantay, kasi hindi natin magagawa yung para sa Panginoon. Mga kapatid, ito, natututo din ako dito, mga kapatid. Hindi lang po ako nagtuturo, natututo din ako dito. Kasi nung ito'y pinag-aaralan ko na nakaraang linggo pang hindi tayo natuloy, mga kapatid. Eh, nakakapanayo balahibo itong mga kadahilanang ito. Alam na ito ng ibang mga manggagawa. Pero kahit alam na natin ito, hindi sapat yun. Kasi minsan, nasasalisihan pa rin ang ating mga puso. At nangyayari nga ito sa marami mga manggagawa, lalo na sa mga maliliit na mga kapatiran, pwede mangyari. Nilakala natin, normal lang ito. Pero hindi pala. Nabasa natin sa Lucas chapter 14, 18 to 20. Yung mga dahilan, mga nangagdadahilan, hindi niya nauuna ang Panginoon. Bakit? Kasi iba ang nakalaman sa kanila mga puso. Agree, mga kapatid? Yung palagi nung nag-aalibay, yung palagi nung nangagdadahilan, eh, hindi naman masama mga dahilan. Kung yung palagi na at talagang nasasacrifice ng kanyang kaluluwa, nasasacrifice ng kanyang mga obligasyon at pagkapagamit sa Panginoon, aba hindi lang basta aliba yan. Iba na ang laman ng kanyang kalooban at kaisipan, kaya iba na rin ang kanyang nagagawa. Mga kapatid, nag-aaral lamang po tayo. Kasi meron ako nakikitang iba. Bakit yung iba? Nagkatrabaho sa hospital, nagkatrabaho sa pabrika, nagkatrabaho sa kung saan-saan. Pero kapag gagawa ay sa Panginoon, napapaalam sila, nag-excuse sila sa mga trabaho nila at inuunan nilang gawain sa Panginoon. Bakit nagagawa nila? Kasi yun ang laman ng puso nila, ang unahin ng Diyos, ang unahin ng kanilang kaluluwa, ang unahin ng kanilang obligasyon sa Diyos. Napansin niyo mga kapatid, may nakakagawa eh, may nakakakaya eh. Kasi ang laman ng puso nila, ang una ay ang Diyos. Hindi nila winawala yun. Ang pangunahin nila ay ang Diyos. Ang priority nila ay ang Diyos. Ang priority nila ay ang kaluluwa nila. Ang priority nila ay ang paglilingkod. Hindi yung kayamanan, trabaho, ambisyon, profession, at hindi yung mga mahal sa buhay. Bagamat yan ay mahalaga din sa atin. Pero hindi natin dapat na ipantay o kaya
ipalit o kaya ihalili sa ating pag-ibig sa Panginoon. Kaya pinag-aaralan natin itong karibal na Diyos. Naririnig niya ito ng ibang mga manggagawa noon, pero mga kapatid, iba ngayon, dahil ngayon, nasa huling araw na tayo, at mapapansin natin kapatid, napakadaming kaagaw ng Diyos sa mga tao ngayon. Lalo na itong pandemya, napakadaming kaagaw. Sabi ng mga iba, saka na kami maglingkod, magtrabaho muna kami kasi matagaming nawalan ng trabaho. O diba? Yung haba ng pandemya, 6 na buwan, walang pag-aaral. Sabi nila eh, ano? Kailangan muna namin unahin ang pamilya namin. Wala naman po masama doon. Kaya lang po mga kapatid, nakakasingit ka ang kalaban hanggang sa yung kanyang kahinaan, ang kanyang kaluluwa na dapat ay mag-aral sa salita ng Panginoon, natatangisa ng marami mga alalahanin, mga pangangailangan at mga iba pa. Pasinin natin mga kapatid, kaya nga po mauulit po ulit, halimbawa itong pandemya sa mga susunod na mga taon, mga kapatid, marami magsasuffer ng mga kaluluwa dahil papalitan ang kalaban yung dapat na i-priority ng isang tao. Ilalagay na sa puso ng tao yung mga higit na pangangailangan pang-physical at yung pangangailangan dito sa mundo kaysa sa mga pangangailangan pang-spiritual. Mga kapatid, ito'y inaaralan natin kasi ito na yung mga panahon natin. Ngayon, kakaunti na yung mga Kristiyano nakapagbibigay talaga ng maluwag na panahon sa Diyos. Ang iba po'y nahahadlangan na. Ang iba nga po'y nawawala na eh, yung kanilang init sa Panginoon eh. Kaya tama po yung nakalagay sa ano eh, Matthew chapter 24, tingnan natin. Daanan lang natin kapatid na. Ang sabi ng Matthew chapter 24, mga kapatid, verse 12. Anong sabi mga kapatid? At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, yung pagsagana ng katampalasanan sa ibang salita, sa ibang salin, kasamaan, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang tinutukoy na pag-ibig ng marami ay lalamig, itong mga nasa Diyos, itong mga nasa espiritual, lalamig ang pag-ibig. Nangyayari na ba ngayon? Kasi iba na ang naipapalit sa puso nila, hindi na ang Panginoon. Kaya lumalabig na ang pag-ibig nila sa Panginoon at umiinit sa ibang bagay. Mga kapatid, klaro yan sa Biblia. May mga suportang talata yan. Sa may Revelation chapter 2, mga kapatid, verse 4. Turin. Ngunit mayroon akong laban sa iyo. Sabi ng Panginoong Jesus yun sa iglesia ito. Mayroon akong laban sa iyo, sabi niya sa iglesia nito. Na iyong iniwan ang unang pag-ibig. Tingnan nyo. Matthew chapter 24 at saka itong Revelation chapter 2, verse 4. Dito, ang laban ng Panginoon, iniwan ang unang pag-ibig. Doon sa Matthew chapter 24, sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa spiritual, mga kapatid, ang pag-ibig nila dati ay totoo, agape. Yung sa itang agape love, pure love. Spiritual, biblical, sa Diyos yun. Pero napapalitan ng hindi sa Diyos, napapalitan ng ibang pag-ibig, napapalitan ng ibang mga naisisingit sa puso ng tao. Iyon yung pinag-aralan natin, mga kapatid. Nawa, mga kapatid, klaro na kasi mahaba-haba pa ito eh. Marami pa tayong dapat nadaanan sa pag-aaral na ito. Sa Matthew chapter 22, mga kapatid, napakaganda nitong subject na ito, mga kapatid. At nakaka-enlighten. Nakapagsusuri tayo, nakapagsasalamin tayo, at nababalance natin sa puso natin kung ang Panginoon nga ba, siya ba yung nakatrono? O iba yung nakatrono sa puso natin. Sa Matthew chapter 22, mga kapatid, verse 3. Sa may verse 3 and 4. Ito ang at sinugo ang kanyang mga alipin. Kahalin tulad dito sa Lucas chapter 14. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inyayayahan sa piging ng kasalan. Ito naman, piging ng kasalan. Sa Lucas chapter 14, isang piging ng hapunan. Ito naman, piging ng kasalan. Okasyon din, ano? Alam naman natin yung piging ng kasalan. Yung kasalan ng Panginoong Jesus at kasalan ng Iglesia. Kasalan ng Church. Tayo yun, kapatid. Yung parabo lang to. At sila'y ayaw magsigalo.
sa Lucas chapter 14, sila'y nangagdahilang lahat. So, paki-underline niyo yun, nangagdahilang lahat. Ito naman, sila'y ayaw magsigalo. Inayayahan sila doon sa piging ng kasalan, ayaw nila. Ako napasin ninyo. Bakit? Iba naman yung nakalagay sa puso nila eh. Verse 4, kapatid. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan. Narito, nihanda ko na ang malaking piging. Pinatay ko ang aking mga baka, mga hayop, mga matataba. Hayop na mga matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Yun yung ang panyaya. Sa verse 5, kapatid. Tingnan niyo ah, verse 5. Datakwat, hindi nila pinansin. Nakita ninyo, nireject, niresist. Hindi nila pinansin, nineglect. At sila'y nagsiyaon sa kanilang mga lakad. Ayun o, oh, iba yung kanilang nilakad. Hindi yung sa hapunan, hindi yung doon sa piging. Iba yung nilakad, iba yung ginawa. Napasin ninyo kapatid? Hindi yung ipinagagawa na sila'y mapunta doon sa piging ng kasalan. Hindi yun ang kanilang pinaroonan, iba ang kanilang ginawa. Hindi nga nila pinansin. At ang isa'y sa kanyang sariling bukid. Napasin mo yung Lucas chapter 14? At ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Yung kalakal, mga kapatid, yung kanyang mga pag-aari, yung kanyang trabaho, yung kanyang negosyo. Siya yan, mga kapatid. Umaago ba, mga kapatid, ng oras, ng panahon, ng pagkakataon na dapat ay sa Panginoon? Oo, nakalagay sa Biblia. Hindi nga nila pinansin eh. Yung piging ng kasalan na pinag-aanyaya sa kanila. At sinabi nga nila, ayaw nilang dumalo. Yun, no? Sila'y ayaw magsigalo. Sa may verse 3. Sa may verse 5, hindi nila pinansin yung paanyaya. At ang sagot pa, na makikita natin dyan, sila'y nagsiyaon sa kanilang mga lakad. Iba yung kanilang ginawa. Kasi nga, iba ang laman ng kanilang puso. Napalitan yung laman ng kanilang puso. Hindi yung pag-una sa Panginoon. Hindi yung ipinagagawa ng Panginoon. Kasingitan ng kanilang mga puso na nangyayari din naman sa panahon natin ngayon. Alam ko kapatid, klarong-klaro na yan. Marami pa yan kapatid, sana yung mga ibang mga supporting verses nito, kayo na lang po sana ang tumingin para hindi na tayo paulit-ulit. Sa Matthew chapter 22, dito tayo. 37. Matthew 22, 37. Ito yung gusto ng Diyos eh, na mangyari sa ating kapatid. Sa 37, ang sabi niya, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Kasi ninyo, ito dapat ang mangyari sa ating mga Kristiyano, manggagawa at mga Kristiyano. Sinabi niya, iibigin mong Panginoon mong Diyos ng buo. Yung sa itang buo. Alam natin yung buo, hindi yung kalahati, hindi yung one-third, hindi yung three-fourth. Di ba mga kapatid? Hindi yan one-fourth, kundi buo. Ng buong puso mo. Yan ang, iibigin natin siya ng buong puso natin. Eh, nangyayari kapatid, nagiging one-half na lang yun sa Panginoon kasi yung kalahati, nasa kayamanan, nasa trabaho, nasa ambisyon. Nasa mga mahal sa buhay, yung mga inilimbawa natin. Kaya dapat ilagyan natin sa puso natin kung sino talaga yung pangunahin. Anong sabi niya pa? At ang buong kaluluwa mo, buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Saan iuukol, mga kapatid, yung buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip na buo sa Diyos? Pero hindi nga nagiging buo. Ayaw ng Diablo na maging buo eh. Kaya nga, pag nakita ng kalaban, iba yung ating tinitignan, iba yung ating pinaprioridad. Yan. Naisisingit niya yan eh. Katulad kay Eva at kay Adan. Naisingit niya sa puso nila. Naisisingit niya yan sa atin. Nailalagay niya yan. Yung mga kailangan-kailangan natin, yung mga hinaharap natin, yung mga hinahanap natin, inaalam ng kalaban yan. At unti-unti yan, mga kapatid, napapalatag sa puso natin. At hindi natin naibibigay yung buo sa Panginoon, yung buong puso, yung buong kaluluwa, yung buong pag-iisip. Ang naiiwan sa Panginoon, kakaunti. Kaya kung mas lamang sa ibang bagay, yun ang ating paglalaanan ng buo. Buo sa pamilya, buo sa kayamanan, buo sa trabaho. Isang ganun yung nangyayari. At ang naiiwan sa Panginoon, kakaunti.
Kaya hindi din talaga ano eh makapagpapatuloy yung Kristiyano sa pagpapalago ng kanyang kaluluwa kung sa ibang bagay na naitatapon yung oras, panahon at pagkakataon. Amen ba, kapatid? Kaya pasinin natin yung mga ibang mga manggagawa na dati ay gumagawa, ngayon ay iba na ang ginagawa. Ganun din yung mga ibang kapatiran nating maiinit at mga aktibo. O ngayon, iba na ang kanilang pinag-iinitan ng kanilang oras, panahon, iba na ang kanilang mga ginagawa. Mga kapatid, nakalagay sa Biblia yan eh. Sabi nga dito eh, iba na ang kanilang mga lakad. Kasi iba na yung nakalaman sa kanilang mga puso. Okay, mga kapatid? Yan yung gusto ng Diyos. Utos ng Diyos, ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pero nabibigo tayo na magawa ito. At yung puso natin, nahahaluan ng iba. Yung isipan natin, hindi naman ng buong pag-iisip, yan yun, nahahaluan din ng iba yung ating isipan. Na nangyayari din sa marami ngayon. No? Kaya yung kanyang kaluluwa, hindi niya rin maibigay yung buong kaluluwa niya. Hindi na maibigay ang kanyang sarili sa Panginoon. Kasi nga, iba na yun laman ng puso, nahahati yung puso. Yun laman ng isip na iba yung isip, hindi na nabuo sa Panginoon. Mga kapatid, ganun po yung magbalanse. Kung makikita natin kapatid, yung nagiging negative outcome pagka hindi na nagiging buo. Apektado yung kaluluwa natin, apektado yung paglilingkod natin, apektado yung pagganap natin ng mga obligasyon sa Diyos. Kapag po hindi na nagiging buo ang ating puso sa Kanya, hindi na buo yung ating kaluluwa at hindi na buo yung ating pag-iisip. Kasi nasasalinan, naiiba yung isip, o kaya nahati yung isip, o kaya nahati yung damdamin. Kaya yung kaluluwa, hindi makapaglingkod sa Panginoon ng naaayos. Naalala nga mga kapatid, yung asawa ni Lot, lagi natin ginagamit ng limbawa yun. Hati ang kanyang kalooban at isipan. Kaya nung sinabi ng Panginoon na walang lilingon, walang hihinto, napalingon eh. Kasi yung kalahati ng kanyang kaisipan at damdamin marahil ng kanyang puso, nandun sa Sodom at Gomorrah. Nandun ang kanilang mga kayamanan, nandun ang kanilang mga pag-aari. Kaya siya napalingon at napahinto. Marahil ang hihinayang siya. Ganon din mga kapatid, yung halimbawa natin kay Haring Saul. Sinabi ng Panginoon sa kanya, patayin niya ang lahat ng Amalekita. Walang ititira, tao o hayop man, anong ginawa niya. Tinira niya si Haring Akab. No? Tapos tinira niya yung mga malulusok na mga tupa. Hindi niya kinatay. Samantalang ang utos ng Diyos, patayin lahat, walang itira. Nang hinayang siya, mga kapatid, ang lamang kasi ng puso niya, hindi talaga paluguran ng Panginoon. At makikita natin, pinaluguran din niya ang kanyang mga tauhan. Pinaluguran niya yung mga tao. Hindi talaga ang Diyos. Kaya, nung bandang huli, kapatid, inalis din siya sa pagiging isang hari. At hindi lang yun, mga kapatid. Nung nagkaroon ng matinding labanan, kung mawala na doon ang proteksyon ng Diyos sa kanila, siya at ang kanyang mga anak ay tawang nakamatay. Yun po nakalagay nun, mga kapatid, sa Biblia, sa aklat ng Samuel. Kasi nga, yun laman ang kanyang kalooban, iba na, hindi na ang Panginoon. Kaya importante pala, mga kapatid, yung maging buo sa ating puso ay ang Diyos, buo sa ating pag-iisip ay ang Diyos. Bagamat hindi tayo perfecto, gaya ko at ng mga iba. Pero ito, sinusuri natin, kung gusto talaga natin tumagal sa karera ng paglilingkod hanggang dulo, lalo na't itong papasok ng Great Trib. Gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, napakatalinan ni Satanas. Lahat ng mga pwedeng encounter sa paglilingkod ay isisingit niya sa puso natin at yun ang ilalagay niya dahil yun ang pinahahalagahan ng tao. At ang tao, mga kapatid, ang Kristiyano, mahihilaw yung kanyang kaluluwa dahil hindi na mapagtutuunan ng pansin ng kanyang kaluluwa, hindi na mapagtutuunan ng pansin ng kanyang obligasyon sa Diyos, hindi na mapagtutuunan, mga kapatid, yung paghahanda. Kasi nga, na ililigaw niya yung puso at kaisipan ng karamihan. Siguro, mga kapatid, sakop na ng ating puso at kaisipan yung ating dinadaanan ng ito. Dito tayo, kapatid, sa another subtopic nito. Pag-aralan natin, mga kapatid, ito mga dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. May mga dahilan kasi
mga dahilan ng pagkakaroon ng karibal ng Diyos sa atin. Una, mga kapatid. Una. Ang una, mga kapatid, na dahilan ng pagkakaroon ng karibal ng Diyos sa atin, ito yung mga dahilan na galing sa atin kung bakit nakakaroon ng karibal ng Diyos sa atin. Una, mga kapatid, ay itong kakulangan pa ng karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Ulitin ko ha, kakulangan pa ng karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Makalagay sa Oseas chapter 4 verse 6. Kaya nakakaroon, mga kapatid, ng karibal ng Diyos sa atin, sa atin mismo, no? Kulang pa tayo sa karunungan at kaalaman. Kasi pagka ang tao kulang pa sa karunungan at kaalaman, ang tendency, mga kapatid, ang masusunod pa rin natin, sarili natin. Kung tayo ay husto sa salita ng Panginoon, ang higit nating masusunod, yung ipinagagawa ng Panginoon, eh ang karamihan, mga kapatid, kulang. Kumbaga, hindi pa nasasakop ang ating kaisipan, ang ating kalooban na buo ng mga aral ng Panginoon. Kumbaga, mababaw yung ating kapit sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Hebrew chapter 4, 1 and 2, yung pagsampalataya niya sa salita ng Panginoon ay hindi ganun. Yung mababaw yung kanyang pagsampalataya o yung pananampalataya sa salita ng Panginoon. Kaya nakakaroon ng karibal ang Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil hindi pa kompleto sa isipan natin yung mga purong aral ng Panginoon. Hindi pa puro yung isip, yung kalooban natin. Kaya nakakasingit. Pangalawa, kapatid. Ang pangalawa, kapatid, na dahilan ng pagkakaroon ng karibal ng Diyos sa atin ay itong kakulangan yung pagiging mahina pa sa espiritual. Pagiging mahina pa sa espiritual. Yan yung sisilipin dahilan ng karibal ng Diyos sa atin. Kasi pag sa atin mismo, mahina pa ang ating espiritual, hindi natin mauuna talaga ang Panginoon. Tingnan niyo po yung mga iba. Na kapag talaga mahihina pa ang kanilang kaluluwa, ang napaluluguran nila, yung kanilang mga laman pa, yung kanilang mga ibang inuuna pa. Ganun yun, mga kapatid. Hindi nila talaga mauuna. Alam niyo si Pedro noon, tumating din sa pagiging mahina pa ang kanyang kaluluwa. Lalo na ng mga panahong hinuli na si Jesus Christ at malapit na siya, mga kapatid, sa tinatawag na pagpaparusa sa kamatayan. Ilang beses niya, mga kapatid, na itinatwa ang Panginoon. Sabi niya, 3 beses. Hindi pa ganoon, kapatid, kasulido yung kanyang pananampalataya. Siya ay naduwag, siya ay natatakot na baka madami din siya sa pagpaparusa ang ginagawa kay Jesus. Pero nung mga huli-huli, mga kapatid, nakita natin yung magutin ang pananampalataya ni Pedro. Si Pedro din, mga kapatid, yung lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Diba? Na pinalapit siya. Pero anong nangyari? Nung papalapit na siya, nalubog siya. Siya rin yun eh. Dumaan siya, mga kapatid, doon sa... Kaya ginagamit ko siyang example. No? Sa pagiging mahina sa spiritual. Nawawala yung kanyang atensyon sa Panginoong Jesus. Kaya ay siya nalubog. Umiira yung kanyang karawagan, umiira yung kanyang takot, kaya hindi na masunod ang Panginoon. Kaya, pag mahina pa sa spiritual, ganun kapatid, magkakaroon talaga ng karibal ng Diyos sa atin. Iba yung ating magagawa, iba yung ating mauuna. Amen ba, mga kapatid? Ano pa, no? Magdahilan pa rin ang pagkakaroon ng karibal ng Diyos sa atin. Bukod doon sa kakulangan ng karunungan at kaalaman pa sa salita ng Diyos, ay itong pagiging mahina pa sa spiritual. Itong pangatlo, mga kapatid, yung nakikita nating dahilan din, di pa malalim sa pagkakilala sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Ulitin ko ha, di pa malalim sa pagkakilala sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Ang ilalagay kong halimbawa dito, kapatid, si Tomas. Si Tomas yung nakita kong example sa Bible na naniniwala lamang siya, sabi niya, naniniwala lamang ako kapag nahawakan ko ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Hinahanap niya yung butas doon sa kamay at sa tagiliran ni Jesus nang siya ay napako sa krus. Bukod tangi siya yung hindi naniwala sa mga alaga ng Panginoon na siya ay mabubuhay na maguli.
Ano sabi ng Jesus sa kanya? Sabi ni Jesus sa kanya, sabi niya, mapalad ang taong hindi sa akin nakakita ngunit naniniwala. Oh. Eh samantalang si Thomas, naniniwala lamang siya kung makita niya ang kamay at kabiliran ng Panginoon. Parahil nabasa niyo na yan sa Biblia, si Thomas. Hindi malalim ang kanyang pagkakilala. No? Ang kanyang paniniwala, kapatid, ay more on siya sa mga nakikita. Siya ay by sight, hindi siya by faith. Dapat by faith, di ba? Not by sight. Pero siya ay by sight, hindi siya sa faith, nung una. Kaya siya yung magandang halimbawa. Hindi siya lubusang naniniwala doon sa sinabi ng Panginoon. Pagkatapos ng tatlong araw ay mabubuhay na maguli ang Panginoon. Gusto niyo muna ng proof. Makita mo niya ang bukas doon sa tabiliran ni Kristo at sa kanyang kamay. Katunayan kapatid, ano pa, lamang pa yung panglaman, yung lamang pa yung by sight siya kaysa yung by faith. Hindi rin yan, yan din ang isa sa mga dahilan kapatid kung bakit nagkakaroon ng karibalan Diyos sa atin. Kasi kung tayo ay by sight, tingnan niyo yung marami na mga manggagawa, mga Kristiyano, by sight. Gusto muna nilang ano, mapatotohanan yung mga pangako nandiyan na muna bago maglingkod. O di ba katulad sa atin, tayo ay faith nation. O, sabi na ng Panginoon, huwag kayo magdala ng kahit na anuman, balabal, mga supot, supot ng sarapi, supot ng pagkain. Ang iba, ayaw nila ng ganun. Aba, dapat may pagkain muna, may sarapi muna bago maglingkod. Yan yung mga by sight sa panahon natin ngayon. Tulad ngayon, di ba, by faith. Wala tayong mapakukuhanan, wala tayong malalapitan, yan. Pero may mga ginagamit din naman ng Panginoon. Pero yung iba, ayaw nila ng ganun. Kaya nga, ang daming mga naglilingkod, ang gusto ni sweldo, may mga allowances, sa atin, wala yan. Diba? Pero sa iba, meron yan. Ayaw nila ng mga walang ganyang mga pangangailangan. Kaya karamihan, by sight. Hindi sila by faith. Kaya, yan ang dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. Kasi, pag ang tao, maglilingkod lang, kapag kami nakikita, yan, okay siya. Pag wala na makikita, maghihirap na, pagtatawanan na, ayaw na nila. Eh, may mga kapatid, hindi sila by faith. Sila yung more on lang sa mga blessing, more on lang sa mga pakinabang, kaya lang sila nagsiserve, mga sweldo, allowances, mga offering, mga tithes, doon lang sila. Pero pag wala silang makukuha, yan, ayaw na nila. Sila yung mga by faith. Kaya, hindi talaga, ano, hindi talaga makapaglilingkod ng tuloy-tuloy ang ganito. Hindi talaga ito masosolo ng Diyos. Talagang, ano to, alternative lang nila yung gawain ng Diyos. Amen? Ulitin ko, ha? Alternative lang nila yung Diyos, alternative lang nila ang gawain ng Diyos kasi ang pangunahing laman ng puso talaga nila, yung mga pang, mga bagay na mga nakikita. Sabi ng 2 Corinthians 4:18, sa mga bagay na nakikita, meron katapusan. Meron kasiraan. Oh. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, buhay na walang hanggan ang dulo. Kaya tayo dapat by faith. Kaya hindi makapaglilingkod ng tuloy-tuloy yung taong by sight. Tulad sa panahon natin ngayon, maraming leader at mga worker na inilimbawa ko nga sa pakinabang, hindi doon sa kaduluan nakatingin. Delikado yung kapatid. Kaya maliligaw sila. Ano ba? Na dahilan ng pagkakaroon ng karibal, mga kapatid. Ang dahilan pa rin, mga kapatid, ng pagkakaroon ng karibal, mga kapatid, ay ito pong di pa nila batid ang mga katangian ng Diyos. Halos similarity. Halos meron similar, ano? Doon sa di pa malalim ang pagkakilala sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Pero medyo iba ito. Di pa nila batid ang mga katangian ng ating Diyos. Yung salitang katangian, yung alam natin yung karakter ng Diyos. Yung quality. Yung mga qualities ng Diyos. Ano ba yung mga qualities ng Diyos? No? Sabi nga sa Biblia na halimbawa, hindi ko kayo papabayaan, hindi ko kayo iiwan. Diba? Sa Hebreo chapter 13. Maraming verses eh. Sabi dyan, tayo ay kanyang sasaklolohan, tayo ay kanyang iingatan. Yan yung mga ano eh. Kasi ang Diyos, mabuti ang Diyos, masagana ang kagandahang loob ng Diyos, mahabagin ang Diyos, maawain ang Diyos. Yan yung mga qualities ng Diyos eh.
Pagka hindi natin kapatid pala ano, nararamdaman yung mga qualities ng Diyos, itong mga katangian ng Diyos, ano din eh, yung paglilingkod din natin, mga kapatid, maapektuhan. Magiging doubtful tayo, kumbaga. Magiging mapagdudahin tayo or mapag-alalahanin tayo yung worrying ando doon. Kasi hindi natin talos or hindi natin batid yung mga katangian ng Diyos. Kaya dapat alam natin, pag sinabi natin, ang Diyos ay ating tagapagpagaling, aba, hindi lang ipinangaral yun. Dapat talaga naramdaman natin tayo napagaling. Ang Diyos ay ang ating provider, God is our provider, aba, hindi lang natin pinangaral yun. Talagang naramdaman natin, o kaya na-experience natin na talagang ang Diyos ay nag-provide ng pangangailangan natin na tuloy na kiriya. Nag-guess niyo po ako, mga kapatid? Kasi iba, pinangangaral lang yun. Pero hindi rin nila naranasan yan. Bibitaw pa rin yan. Hindi na pa rin talaga mauuna ang Panginoon kasi diskumpiyado siya eh. Kasi hindi siya masyadong nagtitiwala eh. Nag-guess niyo, mga kapatid? Marami pong mga halimbawa, mga kapatid eh. So dapat tayo pala, lumalim tayo doon sa katangian ng Diyos. Makilala talaga natin ang Diyos. Alam niyo, diyan sa may aklat po ng awit, kung mabasahin natin ang aklat ng mga awit, mga kapatid, pagtatsagaan lang ng mga manggagawa, napakarami pong mga katangian ng Diyos diyan. Kasi ang sumulat po, mga kapatid, ng awit, mga kapatid, ay ano yan, mga naging hari ng Israel. Kaya na-excite niya dyan eh, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, lalo na yung mga istorya ni David, kung paano siya iningatan, niligtas ng Panginoon. Mga kapatid, napakadami niyan na mababanggit about sa katangian ng Panginoon. At ang katangian pala ng Panginoon, hindi lang pala natin ito dapat na malaman. Maranasan din natin siya. Kaya pag sinabi natin, ang Diyos ay takapagpagaling, nakamamaya, totoo kaya, bigla tayong gagalong. Kasi hindi natin nararanasan na tayo ay gumagaling. Ang Diyos ang ating provider. Ang Diyos ang ating tagapagawa ng himala. Dapat tayo mismo nakakaranas na ng mga himala ng Panginoon sa iba't ibang aspeto. Yun yung mga taong lumalago. Pero yung mga taong alam lang nilang ipangaral ito, hindi nila nararanasan. Bibitaw pa rin yan, katulad ng marami. Kasi to is to believe sila, hindi sila by faith. Kaya malaking bahagi, kapatid, yung by faith, hindi yung by sight. Kaya, pag by sight, kapatid, magkakaroon talaga ng karibal ang Diyos sa atin kasi ang uunahin natin, yung mga nakikita. Hindi tayo naniniwala doon sa mga salita ng Diyos na aantayin muna natin yung mga magiging epekto nito. Kasi pag sa Panginoon tayo sumunod, sumunod muna tayo, doon lang niya ibibigay eh. Eh ang iba, sigurista. Nandiyan na muna bago maglingkod. Yan yung mga baysay. Kailangan meron mo ng pera, kailangan meron mo ng sweldo, kailangan meron mo ng chapel, kailangan meron mo ng maraming miyembro, kailangan marami mo ng mga gamit bago sumunod. Hindi sila yan by faith. Tulad na nakalagay sa Matthew 10. Gusto mo na nila, kailangan may baon mo ng supot, supot ang sagapi, supot ang pagkain bago sumunod. Kasi sabi niya Jesus, huwag kayo magdala. Huwag kayo magdala. Kasi sa pagdadalan sa inyo ng Panginoon, doon kayo pakakainin. Nag-gets natin, by faith. Sundin mo na siya. Hindi yung sige, susunod ako kapag kami nakikita mo na akong nandiyan yan. Hindi ko. Kaya, yun salitang karibal, mga kapatid, yan. Alam ko, dumilinaw sa atin yan. Hindi na talaga maibibigay ng tao yung kanyang oras, yung panahon, yung pagkakataon. Kasi nga, naaagaw na ng iba. Kasi nga, by sight, hindi by faith. Hindi nila malalim na kilala ang Diyos o ang Panginoong Jesus, hindi nila batid ang mga katangian ng Diyos. Dapat alam natin yun. At nararanasan natin yun. Tingnan natin yung mga iba. Yung mga totoong pinagaling ng Panginoon. Tingnan ninyo na ang Diyos talaga nagpagaling sa kanila. Yung kapit nila sa Panginoon, ganun na lang. Yung mga tao, iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. Tingnan ninyo yung kapit ng Diyos, ganun na lang. Tulad ni Epra po dito, yung kasamahan ni Pablo. Nagkaroon siya ng karamdaman, grabe, matindi, malapit sa kamatayan. Sa aklat ng Pilipusyon, doon natin mababasa. Si Epra po dito. Si Pablo, di ba? Nagkaroon din. Pero, si Pablo marami eh. Meron yung matuklo siya ng ahas, meron yung nanganib sa doon sa karagatan, may mga kasama sa mga preso sa aklat ng mga gawa. Napatotohanin na mga kapatid, niligtas siya,
hindi lang sa Venom ng ahas, kundi doon sa mga matitinding mga kapahamakam. Kaya kilala ni Pablo, mga kapatid, si Jesus. Kilala niya ang Diyos. Sa atin din, mga kapatid, alam ko maraming mga pinatotoo ang Panginoon sa buhay natin. Huwag niyong kaligtaan yun. Huwag niyong murahin yun. Lahat ng yun, mga kapatid, makakatulong para lagi nating inuuna ang Panginoon kasi ang laki ng ating utang na loob sa Panginoon. Amen? Nandiyan ba tayo, mga kapatid? Yung mga utang na loob natin sa Panginoon na tayo pinaghimalaan, pinagpakitaan ang kagandahang loob ng Panginoon. Baka nakakalimutan mo yan. Sana hindi. Yung tayo ay iniligtas ng Diyos sa kamatayan, iniligtas sa mga sakit. Tinulungan na tayo sa mga mabibigat ng mga problema. Baka nakakaligtaan natin yan. Dapat hindi. Dahil yan ang gagamitin natin para mauna natin ang Panginoon. Para maging buo siya sa ating puso, maging buo siya sa ating isip, maging buo siya sa ating kaluluwa. At hindi po magkaroon ng puwang yung ating puso at masingitan ng kalaban. Amen? Marami pa to, mga kapatid eh. Konting tsaka. Gusto ko pong maunawaan natin ito kasi po, panahon na ating maintindihan ito. Kaya hindi po maharap ng maraming mga manggagawa at maraming Kristiyano ang kanilang kaluluwa. Yun na lang pagpapalago ng sariling kaluluwa at yung paghanap ng mga obligasyon sa gawain ng Panginoon. Paano niya magagawa yan? Iba nakalaman sa kanyang puso. Ang Diyos sa ating puso may kasama. Sinasama natin Diyos sa puso natin yung hindi naman dapat na isama. At minsan yun ang nagiging higit. Kaya ako, kapatid, hindi po maiwasan na nagiging inaktibo, nawawalan ng gana, tumatambay sa kaluluwa, tumatambay sa gawain. Kasi nga, napapalitan po yung laman ng kalooban ng tao. Alam ko, naiintindihan niyo po ito, mga kapatid. Ano pa? Yung mga halimbawa na dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. Ito pa, yung kulang po, kulang pa sa pagtitiwala, kulang ng pagtitiwala at pananampalataya. Yung kakulangan, mga kapatid, ng pagtitiwala at pananampalataya. Galing yan sa atin, kaya nakakaroon ng kariban. Tulad ng banggit natin, no? Maglilingkod muna, basta't may pangangailangan muna. Hindi sila po pwede maglingkod na walang pangangailangan muna. Kaya sabi ng Panginoon eh, unahin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katwiran at pawang ang lahat ng mga bagay, idaragdag. Eh, yung gusto muna nila, idagdag daw muna. Hindi, mali yung paggamit nila ng Biblia. Guess niyo po, mga kapatid. Eh, yung gusto ng Panginoon, unahin muna siya. Pagka inuna natin siya, doon palang idaragdag. Ang iba, naiinip. Kaya sila na naghahanap ng idaragdag. Tuloy, pag sila na naghanap ng idaragdag, yan. Kung ang sariling paraan nila, hindi paraan ng Diyos, hindi biblical na paraan, tingnan niyo po, nahablangan sila. Nahablangan ng trabaho, nahablangan ng negosyo, nahablangan ng ari-arian. Kaya na po nangyayari. Kasi, idadagdag ka ba ng Diyos sa inuunan nila? Tingnan niyo yung mga iba dyan, na inuunan na nila yung trabaho nila, negosyo nila, at mga kung ano-ano pa. Idadagdag ka ba ng Diyos na inuunan na nila? Yung salitang idaragdag ng Diyos, ang ating uunahin, yung ipinagagawa ng Diyos, kasama yung katwiran, yung pagpapabanal ng buhay natin, pagpapatuwid. Doon lang idadagdag. Pero kung inuuna mo na, bakit? Suportang pabatayan ng Diyos yun, hindi laban tayo nahablangan. Hindi kinonsinti na tayo ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po yung mga iba, mga kapatid. Kahit na anong una ang gawin nila, pinagkukulang pa rin sila ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaluluwa nila, hindi na nila naatupang. At pagaling ko na nila, hindi na natupang. Nawawala na sila ng oras. Nawawala na sila ng panahon at pagkakataon sa Diyos. Ganun yung kapatid. Kaya, isa sa mga dahilan na galing sa atin, yung dahilan ay pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin, yun nga, yung kulang pa sa pananampalataya o pagtitiwala. Pagka ganito, kapatid, ihinto ito, hindi ito tatagal. Aatras ito. Tingnan nyo pa sa huli, pagdating ng panahon, marami magpapatatak kasi hindi nila maantay yung pangako ng Panginoon. Takot sila sa kamatayan, takot sila sa panggigipit, takot sila sa mga pananakit. Yung pagtitiwala sa Diyos, mapapalit ang kapatid ng takot, pagdududa, pag-alinlangan. Kaya marami magpapatatak. Ngayon na lang kapatid, maraming lumilipat ng ibang church. Diba? Bakit? Gusto nila puro kalayawan, gusto nila puro kasarapan, gusto nila puro papuri. Hindi
tayo nagpamiyembro sa isang iglesia para lang tumanggap ng papuri, karangalan, reputasyon at iba pa. Hindi po dito sa lupa yun. Sa langit natin dapat tanggapin yung buong karangalan. Eh, yung iba, ganun. Ang gusto eh, ano, laging pinapapurihan, laging ine-espesyal, laging itinatangi. Ay, yung mga ganito, kapatid, hindi tatagal. Nakatingin ito, kapatid, sa sarili. Yun yung sinabi natin, mahal na ang sarili niya, mahal niya ang laman niya. Oh, yun ang malaking karibalan niyo sa kanya. Hindi talaga sa pananampalataya. Kaya marami nawawala. Yung mga ganito, hindi natin pwedeng, ano, hindi natin panghinayangan yung mga ganito. Kasi sila mismo, mga kapatid, pinakikita ng Diyos yan sa atin dahil totoo yung Biblia. Kaya itong sinasabi natin, pag kulang sa pagtitiwala, kulang sa pananampalataya, ay talaga marami kong katalikod sa Panginoon. Ano pa, kapatid, na mga dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin? Kulang o mababaw pa ang pag-ibig natin sa Diyos. Kanina, kulang pa ng pagtitiwala at pananampalataya. Kulang pa o mababaw pa ang pag-ibig natin sa Diyos. Yan. Kaya nakakaroon ng karibalan Diyos sa atin. Kaya yung pag-ibig kanina pinutukoy natin na lumalamig at iniiwan yung unang pag-ibig, yun po yung pag-aralan natin kung paano pang uminit. Kung paano pang itama eh huwag lumamig yung ating pag-ibig sa Panginoon. Siguro dun sa mga ibang kapatiran nakakabasa minsan ng post ko sa FB, hindi yung kapatid nilalagay lang na post, kundi yan talaga ay nararamdaman, nararanasan, naaaral sa Biblia. Kaya natin ikinokote. Ang ibig sabihin ng pagkukote, mga kapatid, bakit tayo nagkukote? Kasi may mga bagay na nabasa natin, o kaya na-experience natin, oo nga, totoo nga, yan. At gusto nating makatulong din sa iba. May mga kapatid, sino yung iba? Kaya lang nagpo-post eh, para maraming likes. Kahit walang likes. Ang pagsishare ng salita ng Panginoon para lang maraming likes. Hindi ho ganun yan, kapatid. Hindi ho ganun yan. Ang pagsishare ng Word of God, gusto natin siyang makapagpalakas sa iba, nakatulong sa iba. Hindi yung likes na likes. Kung ano naman ang mga nila likes. Nakakatawa rin minsan yung mga Kristiyano, no? Kung ano naman ang mga nila likes. Dapat yung makakapakinabang sa kaluluwa natin. Sabi ng 1 Corinthians 14, yung pakikinabangin ng kaluluwa natin, yung magpapatatag, magpapatibay ng kaluluwa natin. Kaya nga sa Biblia, kapatid, eh, maraming bumibitaw sa Panginoon dahil sa bumababaw ang pag-ibig nila sa Panginoon. Nalala niyo po yung sa Medyan 6, doon sa mga alagad ng iba, sila nagsitalikod pa sa Panginoon. Ang tanong ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, kayo, magsisitalikod din ba kayo sa akin? Yan 6:66 to 68, yung sinasabi ko. Yan 6:66 to 68. Sabi ng mga alagad, hindi po kami patalikod sa inyo. Kayo po ang may hawak. Kayo po ang banal ng Diyos, sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad. Kilala nila Panginoong Yesus. Pero yung mga iba, kapatid, tumalikod sa Panginoon at hindi nagsisama sa Panginoon. Yung pag-ibig nila, mga kapatid, nawala. Kaya yung kakulangan at kababawan ng pag-ibig natin sa Diyos, yan ang magiging dahilan, kapatid, kung bakit nakakaroon ng kariban ng Diyos sa atin. Ito yung mga root causes, ito yung mga ugat, kapatid, sa sarili natin. Kung bakit nakakaroon ng karibal. Kasi pagka ganito, yung kondisyon ng kaluluwa natin, ganito yung kondisyon ng ating spiritual, talagang ano pala eh, mapapabaling talaga tayo sa ibang mga, ibang iibigin, ibang mamahalin. Ito yung pinaka-ugat na sinasabi natin. Kaya nakakaroon ng karibal ng Diyos sa atin. Tayo naman din nagbabago, kapatid. Tayo yung nagpapalit. Tayo yung nag-aalis sa Diyos. Tayo yung nagpapalit sa Diyos. Tayo yung nagpapalit. Hindi naman ang Diyos ang nagpapalit. Hindi naman ang Diyos ang nag-aalis. Tayo yung nagpapalit. Tayo yung nag-aalis. Tayo yung naglalagay ng iba sa puso natin. Pag po bumababaw, o nababago yung ating pag-ibig. Another pa, kapatid, ano? May oras pa naman. Another pa,
dahilan ng pagkakaroon ng karebanunde sa atin, ano pa, yung mataas pa rin ang porsyento ng laman. Mataas pa rin ang porsyento ng laman kaysa sa spiritual. Mataas pa rin ang porsyento ng laman kaysa sa spiritual. Ito, gusto kong linawin ito, mga kapatid, na pag mas mataas pa rin, kapatid, ang porsyento ng ating laman, hindi rin natin, mga kapatid, magagawa yung ipinagagawa ng Panginoon. Katulad ng nakalagay sa Matthew chapter 26:41. Sabi doon sa Matthew 26:41, ay sabi na doon, may ibig ang Espiritu, ngunit mahina ang laman. Kaya nga sabi doon, magsipanalangin kayo. May ibig ang Espiritu, pero mahina ang laman. Hindi magawa ng tao yung sa spiritual, kasi nga yung laman, mahina yung laman. Sa may Roma 8, tingnan natin, meron akong gustong i-quote dito, kapatid, na verse. Sa may Roma 8, 7 and 8, ang sabi niya po, sa 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Napasin niyo, pag hindi buo yung pag-iisip, may sumisingit ba? Ito sabi natin nga na buong pag-iisip. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, may sariling isip yung laman eh, yung pangmundo, yung pangpita, ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautosan ng Diyos, hindi nga maaari. Napasin niyo, pag ang kaisipan ng isang tao ay laman, hindi siya napasasaklaw sa kautosan ng Diyos. Kaya nire-reject niya, nire-reject niya yung salita ng Diyos. Nire-reject, nire-resist, nire-reject yung salita ng Diyos. Hindi importante yung salita ng Diyos. Tulad kanina, di ba, sa Lucas 14, hindi mahalaga sa kanila yung paanyaya ng Panginoon sa kanila sa malaking hapunan. Hindi rin mahalaga sa kanila yung piging ng kasalan. Ayaw nga nila, iba yung kanilang ginawa. Iba yung isip nila. Hindi sila napasasaklaw sa kautosan ng Diyos. Hindi na maaari pagdating sa 8. At ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Kapasin ninyo, biblical na. Kaya kapag ang kaisipan ng tao hindi rin talaga ukol sa Diyos, ang puso ng tao ay hindi talaga ukol sa Diyos, o tsak yun, kapatid, sa panglaman sila mauuwi. At yun ang kanilang susundan, yun ang kanilang susundin, hindi yung para sa Panginoon. Kapatid, siya yun, yung ating inaaral na ito. Mataas pa rin ang porsyento ng kanilang laman kaysa sa kanilang kaluluwa. Kaya, yan po nakakaroon ng karibal ng Diyos sa atin, mga kapatid. At marami yung ganito, no? Marami yung ganito. Katulad dito sa Biblia, yung halimbawa na kasama nila Pablo, sila Dimas. Si Dimas ay isa sa mga naming kasama nila Apostol Pablo, pero dumating yung panahon, no? Siya ay nanumbalik sa sanlibutan. Nakalagay yan sa aklat ng Timoteo. Si Alejandro ay isa rin sa mga lingkod ng Panginoon noong una nakasama nila Pablo. Pero dumating din ang panahon, yan, mas inibig pa nila yung mga bagay ng material. Si Demas, inibig niya ang mga bagay ng sanlibutan. Nawala din sila. Sila Himeneo, at Alejandro, sila Pileto, na mababasa natin sa aklat ng Timoteo, sila yung mga kasamahan nila Pablo dati. Pero nawala sila sa daan ng Panginoon. Nagkaroon sila ng iba't ibang mga interest, iba't ibang mga motibo at mga layunin. At naging kalaban sila ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa aklat ng Timoteo, doon yung po mababasa yan. Unang Timoteo, ikalawang Timoteo, nandiyan dyan po yung mga tao na yan. Mga manggagawa yan, kapatid. Pero nawala sila. Iba ang kanilang inanap. Iba ang kanilang napagparoonan. Hindi na ang mga bagay sa Panginoon. Kaya pinag-aaralan natin itong mga bagay na ganito. Mga kapatid, another example pa, another na dahilan. Dahilan ng pagkakaroon ng kariban ng Diyos sa atin, isa rin itong dahilan, yung panlilinlang ng kaaway sa ating puso. Ito yung nabanggit ko na kanina eh, nung tayo nag-discuss sa Jeremiah 17, verse 9. Itong panlilinlang ng kaaway sa ating puso, Genesis chapter 3, sa Eva. Nakita natin, kapatid, noong una yung salita ng Diyos, narinig nila, verbal, at ipinagbawal ng Diyos
At sinabi na ng Diyos ang dahilan kung kanilang kakainin yung bungang kahoy, mamamatay sila. Ganun eh. Binanggit naman ng Diyos ng kompleto. Pero ano nangyari? Nakasalisi ang kalaban sa kanilang puso. Kasi mayroong desire eh. Meron silang fleshly desire. Hindi naman inalis ng Diyos yun eh. Hindi naman sila ginawang robot ng Panginoon. Pero nandun doon ang babala, nandun ang mga aral, nandun ang kautosan. Pero parang sa atin din, di ba? Kompleto naman yung Biblia, di ba? Nandyan yung mga dapat na gawin, nandyan yung mga dapat na sundin, nandyan yung mga paalaala, nandyan yung mga parusa, nandyan yung mga hatol. Pero tingnan mo yung ginagawa ng tao. Ang ginagawa pa rin ng tao, yung mali pa rin. Gusto ng tao yung hatol, hindi yung gantimpala. Ganon din yung kapatid sa atin ngayon. Kompleto naman yung sinasabi ng Diyos, ang tao na lang. Kasi iba nga yung nakalaman sa puso ng isang tao. Iba nga yung deserve ng tao. Kaya kapag iba ang deserve ng tao sa kanyang kalooban, ay yun, yun ang kanyang uunahin, yun ang kanyang susundin, yun ang kanyang paluluram. Kaya nakikita natin ganun. Yung pandilinang ng kaaway sa ating puso, ganyan yun. Hindi man nakikita ng Diablo ang puso natin, yung mga reaksyon natin, o kaya yung mga salita natin, gusto ko nito, gusto ko noon, gusto ko niyan, kaya yung mga sinasalita natin kapatid, naririnig ng kalaban niya. O hindi man tayo magsasalita. O yung ating mga kilos, yung ating mga reaksyon, makikita ng kalaban yan. Alam nga ng Diablo kung tayo ay masaya. Alam ng Diablo kapag tayo ay naiinggit. Alam din ng Diablo kapag tayo ay nagsiselos. Hindi niya nakikita ang puso natin. Yung ating mga reaksyon, tingnan mo yung tao kapag naiinggit. Diba labalabas sa labi? Gusto ko niyan. Wala ako niyan. O tingnan mo din naririnig. Ang iba naman, hindi nga nagsasalita. Titig ka naman ng titig sa magandang damit, magandang sapatos, magandang bag. Hello, mga kapatid. Hindi nga na nakikita ang puso natin, pero nakikita niya yung reaction natin sa ating mga senses. Yan yung napag-aralan ni Satanas sa Genesis 3. Yan gusto ko insert. Yung senses natin, buhay. Tayo mga buhay na tao sa physical, meron tayong senses. May senses din mga kapatid si Satanas. Alam ni Satanas, may senses din siya. Kasi nilalang din ang Panginoon eh. Nakita ng kalaban yung senses, naka-open, di ba? Ngayon, sumingit ang kalaban. Siya din sa panahon nating kapatid, kahit hindi niya nakikita ang puso natin, yung ating mga salita, yung ating mga senses, nakikita niya yung reaksyon nating kapatid, nagugutom. Hindi naman pag nagugutom. Misa na sa salita siya, gutom na ako. Pag nagugutom mo, mahawak sa sikmura. Kasi ninyo, hindi ka nagsasalita nun. Naihingit ka doon sa gamit ng iba. Hindi ka nga nasasabing, ay, naihingit ako. Ang ganda-ganda ng gamit mo. Paano naman ang titig mo doon sa bag? Sa sapatos. Diba? Yung senses, yung paningin, yung ating pakinig, yung ating bibig, mga kapatid. Kaya, yan minsan nakapaglalagay ng, nakapag-i-implant yung kalaban sa puso ng tao. Kahit hindi na nakikita yung ating puso, hindi na napapasok yun. Kaya lang, na, yan nga, through our senses, yan, through our words, reactions, yan. Kaya ako kapatid, yun naman nangyayari na naiiba yung kalooban natin, yung kaisipan natin, yung mga gawa natin, kasi nga, isisingit niya. Okay? Mga kapatid, puputulin muna natin, mga kapatid, itong ating pag-aaral, masarap na pag-aaral. Idudugtong po natin mamaya, mga kapatid, para pa tayo ay, para tayo po ituloy-tuloy. Mananalangin po muna tayo pasamantala, mga kapatid. Nakapangyarihan po namin, Ama, salamat po sa aming tinuro mga pag-aaral ngayong pong umaga. May mga karugtong ka po ito. Bigyan niyo po kami ng interest na lalo pang makinig, lalo pang maging bukas sa pagtanggap, sa pag-alam ng karunungan at kalaman. Maging bukas din kami sa mga puna ng Biblia sa amin. Sabi nga ng 2 Timothy 3, 16-17, pakikinabangan namin ito tungo sa aming ikapagpapalago, ikatututo na nasa iyo. I-bless niyo po ang aming pong mga pag-aaral na ito. Maging ang aming pong panandali ang pagtigil. At mamaya pong alauna, loobin ng Panginoon, makapagpanimula kami muli. At may pagpatuloy namin ang napakagandang pag-aaral na ito. Sa inyo pong aming mataas sa parangal at papuri. Amen.